Secret XPG. Sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 ng kwento ni Marie, tignan lang sa kanang taas ng video. Pansamantalang natigil ang pangungulit ni Mark. Tinawagan kasi ni Joon ang asawa niya upang ibalita nga ang pagbubuntis niya. Kaya't agad na bumalik ang biyanan niyang babae upang kamustahin siya. Medyo nainis pa nga si Mark pero naisip niyang mabuti na rin at maagang malaman ng iba upang wag mag-isip ng kung ano-ano ang mga tao. Sa ganitong paraan ay 2 linggo nakaiwas si Joan pero hindi naman ito naging hadlang kay Mark. Madalas nga itong tumambay sa bahay ni na Marie upang uminom at ang dinadahilan niya ay dahil ayaw siyang panatilihin sa kanilang bahay dahil masama daw kay Joan ang amoy ng usok mula sa kanyang paninigarilyo. Kaya't pagkatapos ng hapunan ay lumilipat siya sa kabilang bahay. Si Joan naman ay siyang nakaramdam ng pagkainip at nakaramdam siya ng pagkainggit kay Marie, lalo na nang minsang lumipat siya dito dahil pinapatawag ng kanyang binang babae si Mark. At nang magkaroon sila ng panahon ni Marie upang makapagkwentuhan ay tinanong nga niya ang dalagita kung madalas silang magkita mula nang umuwi ang tiyahin niya. Medyo ate. Ah, ganun ba? Oo, bakit ate? Wala naman. Namimiss mo no? Ikaw ha? Naku, eh totoo naman diba? Aminin mo na. Hindi na lang umimik si Joan dahil alam niyang totoo naman ang nasabi ni Marie. Di ka pa ba niya pinupuntahan mula nang bumalik si tita? Umiling si Joan. Kaya pala, ay... Nagtawanan ang dalawa. Teka nga pala Marie, sa Sabado, dito uli ako matutulog ha? Sige, pero bakit? Babalik daw sila dun sa probinsya para bisitahin ulit ang mga lola nyo. Gusto ko nga sana sumama para magkita kami nilan, pero bawal pa daw ako magbiyahe. Sasamahan na lang daw nila ako bukas sa doktor para magpa-check up. Buti sasama pati si Uncle. Ayaw nga, pero napilit din ni Nanay. Kaya ayun, solo lang ako dito itong weekend. Okay lang, dun tayo ulit sa aircon matulog. Biyernes, nakita ni Marie na umalis si Joan kasama ang mga binan nito pagkatanghali. Abala naman siya kasama ang pinsang si Joy dahil andun sa kanila si Naleo at ang mga tropa nito. Muli na naman siyang kinukulit ni Leo na mag-date sila pero dahil maraming tao ay hindi niya ito pinagbigyan. Nakita niyang medyo inis ito kaya't binulungan na lang niya ito daanan siya bukas ng hapon para makalabas sila. Promise yan ha? Oo, basta huwag ka lang maingay pagpunta mo dito. Pagkagaling sa doktor ay dumaan sila sa bahay ng ninang ni Joan. Gumawa kasi ito ng salad upang ibigay sa doktor nito. At nagpasobra na rin upang bigyan ang kanyang ninang tulad ng bili nito. Malugod silang pinatuloy nito sa bahay at tuwang-tuwa ito sa pasalubong ng inaanak. Naku, Joan! Talaga bang masusundan na yung panganay mo? Tanong nito sa kanya habang nagmemeryenda sila. Opo, ninang. Ay, nakakainggit naman. Teka, may mga gamit ka na ba para dyan? Masyado naman pong maaga para mamili. Anong maaga? Ilang buwan lang yan at lalabas na yan. Naku, kumare. Hindi pa makakabili ang mga yan kasi hindi pa nakakaipon. Nag-uumpisa nga lang silang dun sa trabaho niya kaya nag-uumpisa pa din ang pag-iipon nila. Sagot ng binan niyang babae. Ah, ganun ba? Teka nga pala, Joan. Baka gusto mong tumulong sa akin dun sa shop ko. Kailangan ko kasi ng magbabanday dun sa mga trabahador. Yun bang gumagawa ng mga pansin at jewelry, kumare? Sabi ng ninang niya. Ayun naman pala, magbabantay ka lang. Sabi ng biyanan niya. Mabuti na yun para hindi ka naiinip. Yan lang naman sa likod ng bahay yung shop. Dito ka naman ang halian para naman Joy may kasama ko pag umalis itong ninong mo. Oh, ako naman ang nakita mo. Sagot ni Mang Eddie ang asawa nito. Eh talaga namang layas ka. Ikaw dapat ang namamahala dun, di ba? Di ko tuloy maasikaso yung tindahan sa bayan. Naku, ito talagang si pare. O ano, Joan, payag ka na sa alok ng ninang mo? Magaang lang naman ang trabaho, makakaipon ka pa.
Eh, sige po. Susubukan ko po. Okay, sa Lunes ka na mag-umpisa. Ituturo ko muna sa'yo ang mga gagawin mo. Tapos, bahala ka na. Yung katulong na ang bahala sa pagkain mo dito. Hindi na siya ginising na mabiyanan niya nang umalis ito. Ginising siya ng pagkatok ni Marie sa pintuan nila. Mataas na ang sikat ng araw nang tumayo siya. Medyo nananakit pa ang balakang. Oh, Marie, ikaw pala. Oo, ate. Kanina pa kita hinahanap. Natutulog ka lang pala. Umalis na ba si na Uncle? Kanina pa. Bakit? Wala naman. Kailan daw ang balik nila? Baka bukas daw. Meron ngang binabalak dun daw sa inyo pagbalik niya. Eh, si tita. May iwan daw dun. Ewan ko. Bahala na. Ha? Kung alam ko lang, excited ka. Hey, ikaw talaga. Siya nga pala ate. Lalabas muna kami ni Leo mamayang hapon. Okay lang. Teka, may binabalak na naman kayo no? Medyo. Sige na, please. Naku, bahala ka na nga. Pero huwag kayong magpapagabi. May dala ka namang susi. Puntahan mo na lang ako sa itaas pagdating mo. Okay ate, salamat. Kung sakaling dumating si mama, ikaw na ang bahala ha. Alas 5 na ng hapon nang sunduin si Marie ni Leo. Nagtuloy sila sa mall at kumain. Tapos ay nanood ng sine. Marie, doon tayo sa paboritong lugar. Sige na. Hindi ako pwedeng gabihin masyado. Paano yan? Doon na lang sa amin, Leo. Dali-daling nag-ayos ang dalawa at lumabas sa sinehan. Pagdating sa compound nila ay pinahintay muna niya ang binata sa labas ng gate nila at siya muna ang pumasok. Naabutan niya doon sa may kusina si Joanne. Oh, buti naman maaga ka. Ano, gusto mo na matulog? Eh, ate. Ano, bakit? Eh, kasi kasama ko si Leo. Oh, ngayon? Eh, si mama, dumating na ba? Kanina, halos nagkasali silang kayo. Nagmamadali at may lakad yata. Ibinilin ka na nga lang sa akin dahil hindi yata uuwi mamaya. Bakit ba? Eh kasi baka pwedeng dito na matulog si Leo. Naku, matulog? Oh, gagawin nyo lang pahingahan yung kwarto mo. Ay naku Marie, grabe ka talaga. Oh sige, pero sandali lang at aayusin ko lang muna ang mga gamit ko. Hintayin mo na munang makaakit ako bago mo papasukin. Di ibig sabihin nito, wala akong katabi sa itaas. Ngayon lang naman ate. Sige na nga. Naku, ikaw talaga. O tol, anong ginagawa mo dyan? Napalingon si Leo sa bandang likuran niya at nakita ang kabarkadang si Mike. Nagkamayan ang dalawa. O pala, ito, hinihintay ko si Marie. Ah, ganun ba? Ilalabas mo? Depende. Gusto niya dito lang sa kanila. Tinitignan muna kung nandyan yung airmats niya. Ikaw, bakit nandito ka? Bitin eh. Ilalabas ko sana si Joy. Eh biglang sinundo ng shota. Kaya ito, buti ka pa. Baka pwedeng sabit. Pwede. Biglang bumukas ang gate at dumungaw si Marie. Halika na, wala si mama. Ay Mike, andyan ka pala? Akala ko kasama mo si Joy. Sana nga, kaso lumabas sila ng shota niya eh. Wala na tol, pasok na ako. Teka Marie, pwede bang tumabay muna si Mike sa inyo? Hindi naman tayo mag-governate dyan, diba? Ha? Eh, okay lang. Huwag na, istorbo lang ako sa inyo. Tara na tol. Para may kasabay din ako pag-uwi. Okay naman kay Marie eh. O sige, pero wag niyo akong gawing scorer ha. Baka maingit lang ako. Wag na kayong maingay. Baka maistorbo si Ate Joanne. Natutulog na yun sa taas. Sinong Joanne? Yung asawa ni Kuya Lan, yung pinsan ko. Dito muna natutulog kasi sa probinsya nagtatrabaho si Kuya. Ah, ganun ba? O tol, quiet ka lang. Baka maudlot pa. Bilin ni Leo. Pumasok ang tatlo at nagtungo sa bahay ng dalagita. Marie, baka may maiinom dyan. Parang di ako maiinip. Sabi ni Mike. Sandali, alam ko mayroon sa ref. Nagtungo sa kusina si Marie at kumuha ng 2 boteng beer mula sa ref. Pati na rin yelo. Sa uncle niya ang mga ito, papalitan na lang niya kinabukasan. Tol, baka pwedeng sumilip mamaya. Bulong ni Mike sa kaibigan. Butek, ang loko mo talaga. Natatawang sabi ni Leo. Kung gusto mo pa, kumuha ka na lang dun sa ref. Sabi ni Marie habang inaayos ang mga bote at baso sa may salas.
Oh, paano tol? Dito na muna kami. Sabi ni Leo, sabay kindat kay Mike. At naiwan si Mike sa may salas. Pinatay niya ang lahat ng ilaw para magmukhang walang tao sa loob bago siya bumalik sa may sopa upang uminom. Madaling naubos ni Mike ang 2 bote ng beer kaya't nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng 2 pa. Pabalik sa salas nang lumapit siya sa nakabukas na pintuan ng kwarto at sumilip doon. At muli siyang bumalik sa sopa upang ipagpatuloy ang pag-inom. Paubos na ang laman ng bote ng beer na kinuha niya mula sa rep at babalik na sana si Mike sa kusina upang kumuha pa muli nang makita niyang sumindi ang ilaw sa may hagdan at narinig niya ang mga yabag ng paa pababa. Medyo nataranta siya kaya't dali-dali siyang nagtungo sa may likuran ng sopa at nagkubli doon. Nakita niya ang isang babaeng nakaduster na nagtuloy sa may banyo. Paglabas nito ay nakita niyang dahan-dahan itong nagtungo sa kwarto ni Marie at nakita niyang palihim na sumisilip ito sa loob. Mula sa ilaw ng kwarto ay namukhaan niya ang babae. Ito yung asawa ng pinsan ni Marie. Naisip ni Mike. Ano ba naman tong si Marie? Naisip ni Joanne paglabas niya ng banyo at makitang nakabukas ang pintuan at ilaw sa kwarto nito. Tahimik siyang lumapit dito at sumilip sa loob. Hindi na napansin ni Joanne ang mga bote ng beer sa may mesa. Hindi na makapagpigil pa si Mike, bahala na, nasabi niya sa sarili. Nagtungo siya sa bandang likuran nito. Alam niyang magugulat ito kapag malaman nitong nandun siya, kaya't bigla niyang tinakpan ang bibig nito. Hindi nagkamali si Mike, nagulat nga si Joanne at nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. At tangi ang pagkakatakip sa kanyang bibig ang naging dahilan para walang makarinig sa kanya. Relax lang. Kaibigan ako ng asawa ni Marie. Huwag ka nang sumigaw. Hindi naman kita gagawa ng masama, okay? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Nanginginig na tanong niya nang alisin ni Mike ang takip sa kanyang bibig. Ako nga pala si Mike. Kabarkada din ni Marie. Nagpahintay lang sa akin si Leo, kaya nandito ako. Ikaw yung asawa ng pinsan ni Marie, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Sabay lipat sa harap ng sopa at tumupo sa tabi ng babae. Tumango na lang si Joanne. Pasensya ka na, ginulat kita. Sabi nito sabay ngiti. Eh sige, maiwan na kita dito ha, aakyat na ako. Nahihiya niyang sabi, sabay tayo. Sandali lang, dito ka na muna. Pigil ni Mike na agad dinawakan ang kamay niya at hinila siyang marahan pabalik sa upuan. Hindi maintindihan ni Joanne kung bakit siya muling umupo sa sopa. Nakangiti naman si Mike dahil ramdam nito na malapit na itong bumigay, konting bola na lang. Nakita ni Mike ang pagkabalisa ni Joanne na naguguluhan kung ano ang dapat gawin. Sandali, huwag dito. Baka makita tayo ni Marie. Eh saan? Dun sa itaas. Sumunod ka na lang. Sabi ni Joanne, sabay tayo at halos tumakbo patungo sa hagdan dahil sa hiya. Natawa lang si Mike, masaya dahil sa hindi inaasahang grasya. Nagtungo muna siya sa banyo upang umihi bago sundan si Joanne. Pumasok si Leo sa kwarto ni Marie at nakitang parang lantang gulay ito. Marie, kising ka pa ba? Leo, ang sakit ng katawan ko. Matulog ka na. Nag-aaya na rin si Mike eh. Ililak na lang namin ang pinto palabas. Kita na lang tayo bukas, okay? Sige, pasensya ka na ha. O paano, tuloy na kami. Paalam ni Leo, tinalikan niya ito sa pisngi tsaka lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Naghintay muna siya ng ilang sandali at nang kampante na siya na hindi babangon si Marie ay sumunod ito sa itaas. Mabilis na pumanik si Mike nang pumasok si Leo sa kwarto ni Marie. Samantala, hindi naman mapakali si Joanne sa kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Balisa, hindi malaman kung itutuloy pa ang napipintong mangyayari o aayaw na lang. Hindi pa siya nakakapagpasya nang marinig ang katok sa kanyang pinto. Nataranta siya, ilang saglit na hindi makakilos sa kinaroroonan. Muling kumatok sa labas ng kanyang pinto. Pa, pasok ka! Nauutal niyang sagot. Agad pumasok si Mike
Nakita niyang nakaupo sa gilid si Joan. Hindi makatingin sa kanya. Sige na. Udyok ni Mike sabay kindat kay Leo na kanina pa sa may pintuan. Alos mamatay siya sa kahihiyan sa mga sandaling yon. Alos nagdadalawang isip na nga siya nang pumayag siya kay Mike. At ito ngayon na pati ang kaibigan nito ay nakikisawsaw na rin. Kumindat si Mike kay Leo. Makapagbawas nga muna. Sabi ni Mike, tuloy-tuloy si Mike sa ibaba. Sabay pasok sa banyo upang umihi. Nakangiti pa ito habang ginugunita ang ginawa niya kanina. Akala niya kanina ay malas ang gabi niya dahil hindi sila nakalabas ni May. Yun pala mas maganda ang naging kapalit nito at nakangiti itong lumabas ng banyo. Paglabas niya ay nakita niyang bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Marie at lumapit siya sa may pinto nito. Leo, akala ko umalis ka na. Hindi umimik ang lalaki. O paano Marie, tuloy na kami para makapagpahinga na kayong dalawa. Sa nga pala, mag-imik sa bahay next week. Invite ko kayong dalawa kung pwede. Sama ka Joan para masaya. Sabi ni Mike. Ha? Hindi kayo na lang. Hindi ako pwedeng magpagabi eh. Hindi naman sa gabi. Apo naman yun. Basta sumama ka na lang kay Marie. Alam na niya kung saan. Sige na. Bahala na. Sige Marie, bihis lang kami tapos aalis na rin. Thank you nga pala ha. Ikaw talaga? Naisahan mo ako ha. Natatawang sabi ni Marie kay Mike. O Marie, sa next week ha. Sama mo yan para alam mo na. Gulong ni Leo sa kanya. Tignan ko na lang. Hindi ako magpa-promise. Lumabas ang dalawa at hinanap ang mga gamit. Marie! Okay lang yun Ate Joanne. Huwag ka mag-alala. Intik naman kasi. Bakit hindi kami pwede pang magsama ni Lan? At least ikaw dalaga ka. Pero ako, hindi ko nga sigurado kung sa pinsan mo tong dinadala ko ngayon. Ha? Ano ibig mong sabihin Ate? Di si Kuya? Hindi ko alam. Sana siya. Pero malamang hindi. Eh sino? Ay, si ano? Nahimik lang na tumango si Joan. Ayaw sana niyang may makaalam sa lihim niya. Pero kailangan na niyang maihinga ang kinikimkim na bigat sa kanyang dibdib. Marie, please lang. Sa ating dalawa lang ito ha. Gusto ko lang may mahingahan ng saloobin ko. Opo Ate. Naku, kawawa ka naman. Teka, alam ba niya na baka siya ang tatay niyan? Oo, mukha ngang pinano niya eh. Ako naman itong tanga, nagpadala. Kaya ito. Kaya ikaw Marie, ingatan mo yung sarili mo. Huwag na huwag kang magpapaloko kahit kanino. Hindi po Ate. Ay, buti ka pa. O paano mga girls? Tuloy na kami? Sabi ni Mike nang dumungaw sa may pinto. Sige na, kami na ang mag-aayos dito. Pakisara na lang ang gate ha. Bilin ni Marie. Okay, salamat ulit Joan. Sana sumama ka sa amin ng next week. Paanyaya muli ni Mike. Bahala na. Mahinang sagot ni Joan. Nilak ni Marie ang pinto pagkaalis ng dalawa. Tinulungan niya si Joan sa pagligpit ng mga basyo ng beer sa may sala. Nag-uumpisa ng lumiwanag sa labas nang sumilip sila sa may bintana. Nagtawanan pa sila nang sabay silang humikab. Tulog pa tayo Ate, naantok pa ako eh. Pareho lang tayo. Diyan na tayo sa taas matulog para may aircon. Umakyat ang dalawa at nagtungo sa kwarto ni Joan. Agad nakatulog ang dalawa sa sobrang pagod at puyat. Magtatanghalian na nang magising si Joan at bumaba sa banyo upang dumumi. At pabalik na siya sa itaas nang marinig ang pagkatok sa may pintuan. Laking gulat niya sa pagbukas ng pinto nang makitang dumating na ang kanyang benan na si Mark. Kasama ang ninong Eddie niya. Ay, kayo po pala. Gulat niyang nasabi. Mano po, kayo din po ninong. Hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan si Joan. Pilit niyang ikinubli ang sarili sa likuran ng pinto habang kausap ang dalawa. Eh ano pong kailangan nyo? Ito kasing ninong mo, nagayang manood ng boxing at tuminom habang wala ang ninang mo. Kanina pa ako makatok doon sa bahay, nandito ka pala. Naikwento ko dito sa ninong mo na masarap kang magluto ng pulutan, kaya sinunduhan namin dito. Oh? Eh saan po ba kayo manonood? Doon sa kanila,
Nakakaya naman dito sa nino mo kung dito lang kami. Mabuti pa dun sa kanila. Maluwag ang bahay at komportable pa. O magis ka na, patihintayin ka namin. Oo. Pero pwede po maligo muna ako? Nakagising ko lang po kasi. Sino ba kasama mo dyan? Si Marie? Oo po. Doon kami natulog sa itaas. Medyo napasarap lang po, kaya tinanghali na ako ng gising. Okay lang yan. Dapat nga madami kang painga para dyan sa dinadala mo. Sabat ng ninong niya. O sige, maligo ka na muna. Sasamahan ko muna itong ninong mo sa sala. Sabi ni Mark. Oo po. Sandali lang po. Dito na ako dadaan sa likuran. Sabi ni Joanne at nagmamadaling tumawid sa likuran ng bahay. Papasok na sila sa bahay ni Mark nang bumukas ang gate at pumasok ang kapatid niyang nanay ni Marie. Oh, maaga kaya tang umuwi ngayon. Sandali lang ako kuya. Maghahabilin lang ako kay Marie at may biyahe kami maya-maya. Kayo pala, Mang Eddie. Kamusta na po? To, mabuti naman. Langya, sexy ka pa din ah. Naku, ito talagang si Mang Eddie. Bulero pa rin. Sige po, mauna na ako at baka mahuli ako sa lakad ko. Sabay diretso sa bahay nito, inabutan niya si Marie na papasok sa banyo. Oh Marie, mabuti naman at gising ka na. Ayos lang ba dito sa bahay? Ito ang panggastos mo sa linggo. Pagkasyahin mo na muna yan at dadagdagan ko na lang pagbalik ko. Saan po kayo pupunta? May show kami sa Baguio. Isang linggo kami doon. Kaya ikaw na muna ang bahala dito. Magdadala na lang kita ng pasalubong, okay? Sige po. Huwag ka na masyadong gumimik, okay? Tulungan mo na lang si Ate Joan mo dyan sa kabila para hindi ka mainip. O sige, dinaan ko lang yung baon mo. Isara mong maigi ang mga pinto pag natutulog ka o aalis ka, okay? Opo, ingat po kayo. Wala pang 5 minuto sa kanila ang nanay niya at palabas na naman siya ng kanilang gate upang puntahan ang mga kasama niya sa club. Medyo inis pa nga ito dahil biglaan ang kanilang show at napurnada tuloy ang date nila ng kanyang bagong syota. Well, pera naman ang kapalit, so maghintay na lang siya, naisip niya sa sarili habang sumasakay ng taxi. Alam mo naman papunta dito sa Honda, diba? Wait kita. Ito ang sagot sa text ni Marie mula kay Ian nang maisipan niyang i-text ito. Naiinip siya sa bahay at naisipang umalis kaya kinontak niya ang lalaki. Nagkulitan muna sila ni Ian sa text sa kanya tinanong kung pwede siyang tumambay muna doon sa kanila. At iyon nga ang isinagot sa kanya. Dali-dali siyang nagbihis at naglagay ng ekstrang damit sa kanyang bag saka lumabas ng bahay. Magpapaalam sana siya kay Joanne pero nang makitang nandun ang kanyang tiyuhin at kaibigan nito ay minabuti na lang niyang huwag magpakita doon at baka sitahin pa siya. Wow, ganda talaga ng inaanak ko. Sabi ni Eddie nang lumapit sa kanila si Joanne na mula ito sa hiya. O ano, tara na. Baka hindi natin maumpisaan yung boxing. Sabi ni Mark sabay tayo. Sumama ka na dun sa ninong mo, Joanne. At ako na ang magsasara dito sa bahay. Wala nang magawa si Joanne kung di sumunod sa kanyang ninong palabas ng compound nila. Hindi na rin siya makatanggi nang doon siya paupuin sa harap ng kotse. Nakangisi si Mark nang lumabas ito ng gate. Hindi pa sila nakakalayo nang iparada ni Eddie ang sasakyan sa tabi ng isang maliit na grocery. Bumaba ang magkumpare at pumasok sa loob. Habang papalabas sila ng grocery, dala ang mga pinamiling beer at pupulutan. Ian, namiss kita ng husto. Bati ni Marie sabay yakap sa lalaki nang pagbuksan siya ng pintuan nito sa kondo. Niyakap din siya nito. Miss na din kita eh. Akala ko hindi na kita makikita ngayong bakasyon. Hindi pwede yun no. Okay lang dito ako mag-overnight. May dala naman akong gamit. Oo naman. Pero okay lang ba? Naalis ako sandali. Pagkatapos mo kasi mag-text sa akin, bigla akong tinawagan sa airport. May problema yung isang eroplano na gagamitin namin eh. Ha? Iiwan mo ako dito? Sandali lang yun. Kaya nga hinintay muna kita bago ako malis. Para naman malaman mo. Huwag ka mag-alala. Babalik agad ako. Tapos babawi ako mamayang gabi sa'yo, okay? Kakainis naman. Kailangan mo na bang umalis? At bakit mo tinanong yan? Ito naman. Eh kasi sabik na ako sa'yo. Well, hindi naman gano'ng nagmamadali.
Napasandal siya sa dibdib ng lalaki. Ilang sandali silang ganon ang ayos. Ayaw na sana niyang gumalaw nang maramdaman niya ang pagtapik sa kanya ni Ian. Naalis ka na? Oo, para makabalik agad ako. O paano, maya na lang? Lock mo na yung pinto paglabas ko, okay? Alam mo naman kung saan ang banyo. At pag nagutom ka na, marami namang pwedeng kainin sa rep. Sige na, alis na ako. Bilisan mo ha. Matapos niyang ilock ang pinto ay nagtungo siya sa kusina. Kumuha siya ng juice mula sa rep at ininom ito. Nakangiti siya dahil alam niyang magdamag pa silang magkakasama ni Ian pag uwi nito. Nagtungo siya sa kwarto nito at nagtuloy sa banyo. Tuwang-tuwa siyang naligo sa hot shower. Pagkatapos, saglit na nanood ng TV sa kwarto habang nakaupo sa kama ng lalaki. Pero dahil inabutan na ng antok at pagod, ay nakatulugan na ang pinapanood. Sige Bira, ganyan. Tutumban na yan. Sigaw ni Eddie habang pinanonood nila ang boxing sa sala ng bahay niya. Tuwang-tuwa ang magkaibigan dahil nanalo ang manok nila. Nakatayo si Joanne sa likod ng upuan ni Mark habang minamasahe ang batok at balikat nito. Madali niyang nailuto ang pinupulutan ng dalawa at halos wala na siyang ginawa matapos iyon, kundi pagsilbihan ito habang nanonood ng TV. Tumba ang kalaban ng manok nila sa sumunod na round kaya't masayang nag-toast ang dalawa. Ayos! Ganda ng laban! Kala ko masusulat pa! Sabi ni Mark. Oo nga, pinagpawisan tuloy ako. Aba, edi maligo ka na muna. Kami na ni Joan ang bahala dito. Joke ni Mark sabay kindat sa kaibigan. Mamaya na natin iligpit yan. Sige, medyo mainit na ang paramdam ko. Maliligo lang ako sandali pare. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Joan matapos pumasok sa kwarto ang ninong niya. Halika nga dito, dito ka mapo sa tabi ko. Sabi ni Mark kung lumabas sa mga sandaling iyon ang kanyang ninong, ay alam niyang wala siyang pakialam kung ano pa ang isipin nito. Ilang saglit pa nang biglang lumabas ang kanyang ninong na nakatapis lang ng tuwalya. Sarap maligo. Sandali at nalimutan ko yung polo ko dito sa kabilang kwarto. Sabi nito habang tumawid sa may sala, tanging tuwalya lang ang nakapantapis. Mukhang masakit yata ang likod mo pare. Bakit hindi diretso yung lakad mo? Tanong ni Mark sa kanya na may kasabay na pagkindat. Ha? Oo nga, sumumpong na naman yung problema ko sa likod. Dapat na nga ako pumasyal doon sa masayista ko eh. Sagot nito na agad na sakyan ang nasa utak ni Mark. Magastos ka pa ng malaki? Dito ko na lang kay Joan magpamasahe. Tanggal niyang sakit na yan. Meron ka bang lotion dyan? Meron naman, pero nakakaya naman kay Joan. I-storeboyin pa natin. Okay lang yan, di ba Joan? Tanong sa kanya ni Mark. Oh, okay lang po ninong. Pagsang-ayon niya kahit ayaw niya talaga. Oh, ayun naman pala. Sige na Joan, asikusin mo na yung ninong mo. At ako naman ang magpapahinga muna dito bago tayo lumakad. Galingan mo ha, baka naman ipaya mo ako dyan sa kumpare ko. Hindi na nakatanggi si Joan at sumunod na lang sa ninong niya nang sabihin nito sa kwarto na lang siya magpapamasahe at naka-aircon naman dun. Kinuha ni Eddie ang lotion mula sa cabinet at tinabot iyon sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama, pinatakan ng lotion ang likuran ng kanyang ninong at saka nag-umpisang imasahi ito. Totoo naman ang sinabi ni Mark na masarap nga siyang magmasahe. Pero madalas ay pasakalya lang nila iyon. Masarap ka nga palang magmasahe, Iya. Tamang-tama lang ang diin mo. Sabi ng kanyang ninong. Saan po ba ang masakit? Diyan sa may balakang, tsaka diyan sa itaas ng mga hita ko, baka may naipit na namang ugat. Napailing si Joan, napabuntong hininga na lang siya, tsaka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa ganitong ayos siya dinat na ni Mark na pumasok din sa kwarto. O ayos ba pare? Masarap nga, huli ni Joan yung tamang timpla. Umupo si Mark sa silya malapit sa bintana at pinanood ang ginagawa niya. Hindi siya makatingin dito dahil sa hiya. Tinutok lang niya ang atensyon sa pagmamasahe at nang matapos dito ay bumalik siya sa pagmasahe sa likod nito. Ilang minuto pa ang lumipas at walang imik na minasahe niya ito. Akala niya ay nakatulog na ang kanyang ninong dahil nakapikit ito
at si Mark naman ay ibala sa pagbabasa ng magazine sa kanyang kinauupuan. Ninong! Ninong! Tapos na po! Sabi niya dito nang matapos niyang imasahe ang mga balikat nito. Ayos! Masarap! O yung harap naman ng ninong mo ang masahin mo. O sige na, umpisaan mo na yan para makapagpahinga na ang gusto ang ninong mo. Sabi ni Mark at para nga matapos na ay inumpisaan na niyang masahiin. Ay, makakaloko itong binabasa ko. Sandali lang at iinom muna ako sa sala. Sabi ni Mark sabay tayo. Nanatiling walang imik si Joanne nang makalabas ang biyanan mula sa kwarto. Hindi niya namalayan nang huminto na siya sa pagmamasahe dito. Sinamantala na ni Eddie ang pagkakataon. Maraming mga salita ang umuugong sa tenga at isip ni Joanne habang nasa ilalim ng shower sa banyo ng kanyang ninong. Tanging ang paghikbi niya ang palatandaan ng kanyang pag-iyak. Dahil kahalo na ng tubig mula sa shower, ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Ang masaklap ay hindi niya maaaring sabihing napilitan siya. Dahil bagamat hindi niya talagang nagustuhan ang mga naganap, ay hinayaan pa rin niya. Napasandal siya sa pader ng banyo habang ginugunita ang mga nangyari kanina lang. Gusto na niyang matunaw sa hiya. Medyo natauhan siya nang biglang dumungaw ang biyanan niya sa may pinto ng banyo. O paano pare, mauna na muna ako. Bahala ka na muna dyan sa inanak mo. Joanne, ihatid ka na lang ng ninong mo. May nakalimutan akong nalakarin pala. Bago pa siya makasagot ay isinara na nito ang pinto. Samantala, nagising si Marie sa kanyang pagkaidlip at nakitang palubog na ang araw mula sa bintana ng kondo ni Ian. Tumayo siya mula sa kama nito at nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang pitchel ng juice mula sa rep at nilagyan ang baso. At kasalukuyang iinumin niya ito nang biglang nanlaki ang mga mata niya. Dahil papunta din sa kusina ang kaibigan ni Ian na si Philip. Latang bagong ligo at nakatapis lang ng tuwalya. Hindi niya malaman ang gagawin dahil sa pag-aakala niyang siya lang ang tao sa kondo. Medyo natigilan din si Philip dahil hindi nito akalain na may ibang tao doon. Pero agad itong nakabawi at patuloy na lumapit sa dalaga. Oops! Sorry Marie, di ko sinasadyang matakot ka. Hinihintay mo si Ian? Parang nanuyo ang bibig niya kaya tumango na lang siya. Panay ang sulyap niya sa may kwarto ni Ian, tila gustong tumakbo doon sa hiya. Napansin ni Philip ang pagkabalisa niya, pero hindi niya napansin na napangiti ito na tila may namumuong balak sa utak nito. Alam ko hindi ka komportable sa sitwasyon mo ngayon. Bakit di natin subukan na maging batas? Bago pa niya natanto ang ibig sabihin ng lalaki, nilapitan siya nito. Huwag kang mag-alala, hindi kita kaagatin. Nakita na kitang ganyan lang dati, di ba? Natatandaan mo? Naalala niya noong una niyang nakita si Philip dito din sa kondo at halos ganon ang sitwasyon niya noon nang makita niya ito. Uy, mukhang masarap yung juice. Pwede ba akong makahingi? Huwag ka nang kumuha ng baso. Okay na yung ginamit mo kung okay lang sa'yo. Nanginginig ang kamay na sinalinan niya ng juice ang baso mula sa pitchel. Inabot niya ito sa lalaki at parang nakuryente siya nang madampian ng daliri nito ang kamay niya. Sinadya ni Philip na dahan-dahanin ang pag-inom ng juice. Hindi naman maiwasan ni Marie ang pagmasdan ang kabuuan nito, matangkad maputi. Nangingiti si Philip nang makita kung saan nakatutok ang paningin ng dalagita at alam niyang interesado ito sa itsura nito. Sorry, nahihiya niyang nasabi. Nagumpisa siyang maglakad pabalik sa kwarto ni Ian. Ngunit hinawakan siya ni Philip sa kamay at pinigilan siya. Kung umalis please. Pakiusap nito, parang ipinako ang mga paan niya sa sahig at hindi siya kumilos. Lalo pa siyang nalagay sa alanganin dahil yung dalawang hakbang niya ay nagdala sa kanya sa tabi na ni Philip. Nangiti si Philip, alam niyang hindi agad makakauwi si Ian mula sa airport at medyo bitin siya dahil hindi natuloy ang date nila ng kanyang girlfriend. Bagamat mas gusto niya ang may edad na at mga may asawang mga babae, naisip niyang mukhang okay din ang dalagitang nakatayo sa tabi niya. Napatingin siya sa may pinto, biglang kinabahan dahil naalala niya si Ian na baka parating na. Parang nabasa ni Philip ang iniisip niya.
Huwag kang mag-alala, Ian. Matatagal lang pa siya sa airport. Nais na nila yung airplane. Pero kailangan pa niyang i-test flight yun. Para namang sinasadya, biglang nag-ring ang telepono. Ikaw ang sumagot nun, Marie. Di dapat ako nandito. Sabay abot sa kanya ng extension ng telepono sa may tabi ng ref. Sinunod niya ang utos nito at si Ian nga ang nasa kabilang linya. Panay ang sorry nito dahil hindi pa ito makakaalis sa airport. Sinabihan siya na mag-order na lang ng pagkain sa resto sa ground floor ng condo. At tatawagan na lang siya uli kapag pupunta na ito. Kita mo? Sabi ko sa'yo eh. Nagulantang siya nang biglang mag-ring muli ang telepono. Kinuha niya ito tsaka sinagot. Hello? Marie, si Ian to. Papunta na ako dyan. Siguro mga 20 minutes. Pasensya ka na uli. At natagalan ako. Nainip ka na siguro. Hindi naman, Ian. O bakit ganyan ang boses mo? Wala. Wala kasi. Natataranta niyang sabi, wala siyang maisagot. May ginagawa ka sigurong milagro dyan, ano? Ha? Anong ibig mong sabihin? Magsabi ka nga ng totoo, Marie. Hindi mo na ako mahintay. Konti lang po. Sabi ko na nga ba? Sige, ituloy mo na yan. Baka mabitin ka pa. Okay, see you later. Parang nabunutan ng tinik si Marie matapos ibaba ang telepono. So on the way na ba siya? Tanong ni Philip. Oo, sabi niya 20 minutes. Kailangan na ba natin magmadali? Nag-enjoy ka ba? Sa tingin mo, pwede pa ulit tayo makaulit sa ibang araw? Oo, kung gusto mo. Ibigay mo sa akin ang number mo at tatawagin kita. Okay lang ba sa'yo? Ibinigay niya ang number ng cellphone niya dito. Nice. Well, kailangan ko nang umalis. Kung hindi, mauulit tayo ni Ian. Magiging okay ka lang ba? Oo, magsha-shower na lang muna ako. Okay. Lako na lang yung pinto. See you. Paalam nito, kasabay ang halik sa kanyang pisngi. Nagtuloy siya sa kwarto ni Ian at pumasok sa banyo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naganap at medyo kinakabahan pa at baka mapaaga ang dating ni Ian sa kondo. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang pagsara ng pintuan sa labas. May ngiti sa mga labi ni Marie habang naliligo. Samantala, Ninong, huwag na lang muna po kaya. Pakiusap ni Joanne sa lalaking nakatayo ngayon sa kanyang likuran habang hinuhugasan ang mga platong ginamit nila sa panangalian sa may lababo sa kusina. Bakit na naman? Tanong nito sa kanya. Kasi dadaanan daw po ako ni Marlon ngayon. Baka po maabutan niya tayo. Naku, maaga pa naman. Mamaya ka pa susunduin ang asawa mo. Biglaan kasing umuwi ang asawa niya at babaeng biyanan ilang araw mula nang magsimula siyang magtrabaho sa tindahan ng kanyang ninang. Magpapahinga muna daw ang biyanan niya mula sa pag-aalaga sa may sakit nitong magulang. At binigyan naman ng isang linggong bakasyon ang asawa niya mula sa pinapasukan nitong trabaho. Laking kaba niya nang dumating ang mga iyon, lalo na sa asawa niya. Nagpaalam na nga siya kanina sa kanyang ninang habang kumakain sila na kung pwede siyang magpa-half day dahil balak siyang ipasyal ng asawa dahil pabalik na rin ito sa pinapasukan nito sa probinsya. At pinayagan naman siya nito. Balak kasi nilang manood ng sine at kumain sa labas ngayong hapon bago pa man ito umalis kinabukasan. Nagigilty na nga siya dahil ni minsan ay hindi siya na solo nito mula nang bumalik ito. At alam niyang sabik na rin ito bago man lang ito umalis. Kaya't balak nga niyang pagbigyan ito ngayon at nagsuot siya ng sexy niyang bestida upang ikatuwa ng kanyang asawa. Ayaw na nga siyang papasukin ito pero dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanyang ninang, sinabi na lang niya na dadaanan siya nito pagkapananghalian at half day na lang siya papasok. Sa mga sandaling yon, papalabas na sana sa compound si Lan upang sunduin ang asawa nito. Nang makasalubong niyang papasok si Marie. O Marie, kamusta ka na? San ka galing? Hi Kuya Lan, may lakad ka yata. Bumili lang ako ng shampoo dyan sa tindahan. Maliligo na kasi ako. Ah, ganun ba? Bakit, may lakad ka rin ba? Wala naman, hindi rin ako makaalis kahit gusto ko. Wala kasing may iwan sa bahay. May kakaibang naramdaman ang lalaki sa narinig.
Natatandaan pa niya na makabanding niya ang kanyang pinsan noong bago siya umalis papunta sa pinapasukan niya sa probinsya. Nang umuwi siya dito para sa isang linggong bakasyon niya, ay gigil na gigil siyang makasama si Joanne. Pero dahil lagi itong pagod ay hindi na niya nagawa ang gusto niya. Pabalik na siya bukas sa trabaho pero hindi pa niya alam kung matutuloy ba siya o hindi kahit nalalabas silang mag-asawa ngayon. Pero itong si Marie siguradong pupwede. Teka, baka gusto mong samahan muna kita. Ito talaga kuya, kalapiro pa rin. Baka mahuli ka na sa lakad mo. Hindi naman nagmamadali. Halika na, samahan muna kita. Kwentuhan mo naman ako ng konti. Ikaw ang bahala. Pumasok sila sa bahay at nilak-nilan ang pinto pagpasok nila. Nagtungo si Marie sa kusina at binuksan ng ref. Kasunod niya ito na nakatayo sa kanyang likuran. Gusto mo ng beer? Wag na, ikaw lang gusto ko Marie. Sabi nito sabay hila sa kanya. Niyakap siya nito, nagulat siya. Pero hindi niya pinigilan ito pagkos ay yumakap pa siya. Grabe ka naman, binigla mo ko. Pasensya ka na Marie. Bakit naman, nandyan naman si Ate Joanne ah. Oo nga, kaso hindi naman siya pwede. Ha? Ay kawawa ka naman pala. Kaya nga, baka naman pwede mo ako matulungan Marie. Paano? Alam mo na, tulad ng ginawa natin noon. Ha? Sige na naman Marie, ngayon lang. Pakiusap nito habang hinihila siya nito. Sandali lang, teka. Sabi niya dito, sabay sulyap sa may hagdan, paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Please naman. Patuloy na pakiusap nito. Kasi nakakahiya sa'yo. Tignan mo, pawis pa ako. Pagbabalik mo na lang galing sa lakad mo. Pagbalik ko di kasama mo ng ate mo. Di na pwede, sige na. Ay naku, matindi na talaga ang pangangailangan mo kuya. Ang baho-baho ko pa no. Sa totoo lang ay medyo balisa siya dahil ayaw niyang magtagal dito ang kanyang pinsan. Gusto na niyang paalisin ito pero sa isang banda ay naawa din siya dito dahil sa kalagayan nito. Marie, salamat ng marami. Okay ka na ba kuya? Oo, salamat. At naitawid ko din ito. Ikaw talaga? O paano Marie, iwan na muna kita? Susundin ko pa kasi ang ate Joanne mo. Sige kuya, ako na ang magsasara ng pinto mamaya. Salamat ulit ha. Kinuha ng lalaki ang mga gamit nito at lumabas ng kwarto. Narinig niya itong naghuhugas sa banyo at ilang sandali pa ay sumilip ito sa may pintuan niya at kumaway bilang pamamaalam. Saglit siyang nanatiling nakahiga sa kanyang kama. Pagtagal ay tumayo at kinuha ang tuwalya na nakasampay sa may silya at nagtungo sa banyo upang ituloy ang naudlot niyang paliligo. Oh, at bakit ikaw ang nagluluto dito? Tanong ni Mark kay Marie nang maabutan nito sa kusina nila. Ay, opo uncle. Pasensya na daw po. Hindi na nakapagpaalam si Ate Joanne. Sinundo po siya kanina ng kapatid niya. Nagpasama lang po dun sa may birthday nung kabarkada nila sandali. Ay anak nang, alam naman niya na may mga bisita din kami ng ninong niya. Kaya nga pinagluto ko siya ng pulutan eh. Binili na po sa akin si ate kanina. Ito nga po niluluto ko na. Tsaka babalik daw po siya agad. Pinahanda lang sa akin itong kakainin nyo. Anong oras po dadating mga bisita nyo? Mamaya pa naman. Pero nagbago nga kasi ng plano. Mas na dito kami mag-inuman, doon na kina parang Eddie. Teka nga pala, may gagawin ka ba pagkatapos mo dyan? Baka gusto mong samahan si ate Joanne mo para may katulong siya. Sige po uncle. Di naman po uuwi si mama. Pero papaano kami uuwi ni ate pagkatapos? Doon na kayo matulog. May bakanting kwarto naman kina parang Eddie. Nintik naman oh. Anong oras ba babalik ang babaeng yun? Huwag kayong mag-alala, uncle. Makapabalik na naman si ate Joanne. Kanina pa sila umalis. Malapit na bang maluto yun? Sige, ako na ang magtutuloy. Mabuti pa at maligo ka na. At baka dumating pa si parang Eddie para sunduin tayo. Piliin mong mabuti yung susot mo ha. Sige po, aayusin ko lang muna po itong mga niluto para dadalin na lang mamaya. Sabi ni Marie sabay patay sakalan at kumuha ng mga tupperware na paglalagyan ng mga nilulutong pulutan. Nang matapos ay lumabas ito sa pintuan sa kusina upang tumawid sa kanilang bahay at maganda para sa pupuntahan nila.
Makaraan ang kalahating oras ay muli na siyang bumalik sa bahay ni Mark na siyang kalalabas din sa banyo. Nabasa pa ang katawan mula sa pagligo nito. Oh, Uncle, pwede na ba to? Ayan, tamang-tama yan. Nakangiting sabi ng kanyang tiyuhin nang makita ang suot niyang blouse. Napalingon siya sa pagkabigla at namutla nang makita kung sino ang nakadungaw sa bintana. Pasok, bukas yung binto. Narinig niyang sabi ni Mark, malakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa takot at hiya. Sige, maglinis ka na doon at nang makalis na tayo. Dali-dali siyang pumasok sa banyo. Asan yung inaanak ko? May pinuntahan daw ng birthday, pero babalik daw agad. May wala pa hanggang ngayon. Naku, ipapaano yan? Padating na daw, pero mabuti pa. Mauna na kayo ni Marie doon. Baka mainit na ang tropa. Hintayin ko na lang muna si Joan. Sabay na kami pupunta doon. Sigurado ka? Sa bagay, sabi ko nga sandali lang ako. Dadana na lang kita. Saka itong pulutan natin? Tanong ni Eddie. Siya namang labas ni Marie mula sa banyo. Walang imik ito na nagtungo sa kusina at sinimulang ayusin ang kanilang mga dadalhin. Namumula pa rin ang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Nagkatinginan ang magkaibigan at nagkindatan. Mabuti pa, sumama ka na kay paring Eddie para maayos mo na yan sa kanila. Hintayin ko na lang si Joan. Sabay na kaming pupunta doon. Sabi sa kanya ni Mark, medyo nanlaki ang mga mata niya dahil pasasamahin siyang mag-isa sa matanda. Nakita ng kanyang tiyuhin ang itsura ng mukha niya at ngumiti lang ito sa kanya. Sige na, nakakaya doon sa mga iba naming kasama. Naghihintay na doon. Pare, mabuti pa tulungan mo na ako maisa kaya mga ito. Hindi ka na iya. Anyaya sa kanya ni Eddie. Wala na siyang nagawa kundi sumunod sa dalawang lalaki palabas ng compound. Pinaupo na siya sa harap ng sasakyan habang inaayos ng dalawa ang mga pagkain sa likod. Nang matapos ay pumasok na din si Eddie sa sasakyan katabi niya. O paano pare? Hintayin ka na lang namin doon? Pamamaalam nito sa kanyang tiyuhin. Sige, sunod kagad kami. Marie, magsilbihan mo sila ng maigi doon ha. Makakarating agad kami ni Ate Joan mo. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan at tango na lang ang isinagot niya dito. Saka pinaandar ni Eddie ang sasakyan. Tahimik lang siya, hindi umimik. Naku, pasensya ka na kanina Marie. Naistorbo kayo ni Mark sa ginagawa niyo. Sabi sa kanya nito, lalo lang tuloy siyang nanliit sa hiya. Napapikit na lang siya at hindi mapigilang maluha sa baybaling ng mukha sa may bintana upang hindi makita ng matanda. Ito ang kinatatakutan niya na malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanila. Alam niyang hindi niya maitatanggi ito sa matanda dahil nakita sila mismo ng kaibigan nito. Oh, huwag ka nang miyak dyan. Sabi nito sabay tapik. Huwag ka nang mag-alala, sa atin lang yun. Ayoko rin mapama kang kaibigan ko, no? Tahan ka na dyan. Kaya't pinahid na lang niya ang mga luha sa mata niya at patuloy na tumitig sa labas ng bintana. Ilang sandali pa silang hindi nagkikibuan hanggang sa dumating na sila sa bahay nito. Imbis na ipasok ng lalaki ang sasakyan sa garahe nito, ay dinala niya ito sa bandang likuran. Kung saan ipinaparada ang kanilang delivery van, na ngayon ay kasalukuyang ginagamit ng kanyang asawa sa pamamili nito sa Baguio. Mang Eddie, saan po tayo? Tanong niya dito nang patay na nito ang makina ng sasakyan. Sa likod bahay lang. Ginamit kasi yung garahe sa harap ng mga bisita. Kaya dito ko na lang ipinarada. Subalit na natili silang nakaupo sa loob ng sasakyan at nakaharap ng bahagya sa kanya ang lalaki. Lintik ka. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita inaantay. Ito ang sinalubong ni Mark sa manugang nang dumating ito sa compound nila. Halos kakaalis pa lang nina Eddie at Marie nang humahangos ito. Pasensya na po talaga. Medyo hindi lang po ako nakaalis kagad dun. Paliwanag niya habang papasok sa bahay. Putek, alam mong may lakad. Maalis ka pa. Sige, mag-ayos ka na dun. Si Marie po. Binilin ko sa kanya yung pinapaluto ninyo. Tapos na. Ayun, pinasama ko na nga sa ninong mo para maianda na yung mga pulutan para sa mga bisita namin. Ay naku, talaga naman oh. Sorry na po talaga.
Sandali lang po, magbibihis lang po ako. Sandali lang, baka naman kung saan-saan ka pumunta. Kung meron ka pang tinatago, malilitikan ka sa akin. Naku, hindi po. Maniwala po kayo. Hindi po. Okay, sige, maligo ka na. Pagdating nila Joanne at Mark sa bahay ni Eddie, ay nagiinuman na ang mga kaibigan niya doon habang pinagsisilbihan ni Marie. Ito na pala si Mark. Sabi ni Eddie nang makitang pumapasok sa gate ang magbiyanan. Gustong matunaw sa hiya ni Joanne dahil lahat ng mga mata ng lalaki ay nakatuon sa kanya pagbukas ng pinto. Bago kasi siya pinapasok ay pinaalis na ni Mark ang suot niyang jacket at tanging pantulog at sapatos ang kanyang kasuotan. Uncle! Naawa ako kay Ate Joanne. Napangiti lang ito sa kamuling binalingan ang dalagita. Hayaan mo na siya at mukhang nag-enjoy naman. Hindi nag-e-enjoy sa mga sandaling iyon si Joanne. Ang tanging nagbibigay lang sa kanya ng lakas upang kayanin ay ang pangako sa kanya na makakalaya na siya sa matapos ang gabing iyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpaalam sa kanyang ninang na uuwi muna siya sa kanila upang doon hintayin ang kanyang pagsilang. Dahil nga maglilimang buwan na ang kanyang dinadala at medyo nabibigatan na siya sa trabaho. Pinayagan naman siya ng kanyang ninang pero hirap siyang kumbinsihin ang kanyang ninong at maging ang kanyang benan. Pero naging matigas na rin siya at nang mapansin ng magkaibigan na desidido na nga siya ay kinukumbinsi na lang siya nito na magkaroon sila ng huling kasiyahan. At para matigil na lang ang pangungulit ng dalawa ay pumayag na rin siya. Kung alam lang niya ang binabalak ng mga ito ay malamang lumayas na lang siya ng tuluyan. Ngunit huli na nang mapatid niya ang gustong mangyari ng mga ito. At ngayon nga ay narito na siya sa panibagong impyerno. Pagdating nga nila ni Mark sa bahay ni Eddie, ay hindi niya akalain na may tatlo pang naghihintay sa kanya doon. Halos matunaw siya sa kahihiyan dahil sa kanyang kasuotan. Maging si Marie na kasalukuyang inaayos ang mga pulutan para sa mga ito, ay nagulat sa kanyang ayos. Hindi niya akalain na makitang ganito ang suot ng asawa ng kanyang pinsan. Pero agad niyang nabatid na hindi nito kagustuhan ang ganito. Nakaramdam agad siya ng pagkaawa dito at alam niyang wala siyang magagawa upang tulungan ito sa pagkakataong ito. Pinaupo siya sa silya na nakatapat sa tatlong bisita at pinakilala siya sa mga ito. Hindi siya makatingin ng diretso nang matapos na si Marie sa paghahanda ng mga inumin at pulutan nila ay sumama na ang kanyang ninong sa grupo. At nagtungo naman si Mark sa may kusina. Isang oras nang magsimula ang kanilang kasiyahan ay bakas na ang pamumula ng mga pisngi ng mga nagiinuman. Saglit na nagtungo si Joanne sa kusina upang kumuha pa ng pulutan. At sinundan siya doon ng kanyang ninong, may ibinulong ito sa kanya. At agad namang umiling ang babae, nakiusap siya sa lalaki pero hindi niya makumbinsi ito. At galit pang pinaalala sa kanya ang kanilang kasunduan, kaya't sa kalaunan ay tumango na lang siya. At nakangiting nagtungo ang matanda sa may CD player at pinatugtog iyon, sabay palakpakan ng mga bisita nito. Dahil parang ayaw niyang lumapit sa grupo, ay muli siyang pinuntahan at hinila papunta sa harapan. Sige na, huwag mo akong paya dito. Gulong sa kanya ng kanyang ninong. Ilang sandali siyang hindi kumilos, ngunit nang mapasulyap siya sa kinaroroonan ng kanyang ninong at nakita ang galit na tingin nito, ay nagsimula siyang umindak. Natuwa naman ang mga bisita nila at sinalubong ng palakpak. Pakiramdam niya ay para siyang sigarilyo na unti-unting nauupos dahil sa kahihiyan, lalo na't panay ang kantsaw sa kanya. Narinig nilang muli ang palakpakan mula sa loob ng bahay. Mukhang nagkakasiyahan na sila doon ah. Sabi ni Mark, Uncle, bakit po ganun ang ayos ni Ate Joanne? Naku, huwag mo nang pansinin yun. Basta may kasunduan kami, kaya ganun. Oh, okay ka na dyan? Halika na sa loob at manood na tayo. Dahan-dahang pumasok ang magtiyuhin upang hindi makaistorbo sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Marie nang makitang sumasayaw si Joanne sa harap. Uncle! Gulong niya kay Mark na nakangiting nakatitig. Huwag ka nang maingay. Manood ka na lang.
Lika, dito tayo. Sabi nito, saka siya dinala sa may kusina at tumupo sa silya. Nakaupo sa gitnang bahagi ng sopa ang ninong niya at nang sumenyas ito na lumapit ay sumunod siya. Malakas ang kabog ng dibdib ni Joanne na parang gusto nang tumakbo palabas upang takasan ang mga ito. Ngunit dala na ng pagod mula kanina ay wala na siyang lakas na tumanggi pa sa gusto ng mga ito. Napasulyap sila sa kinaroroonan ni Joanne at napailing si Marie nang makita ito. Pagtapos ng ilang oras na kasiyahan, tulala pa rin si Joanne nang tumigil ang kotse sa tapat ng kanilang compound. Tila ayaw niyang gumalaw mula sa kinauupuan niya, malamang dahil sa kanyang kasuotan, at tatubili siyang bumaba mula sa kotse sa takot na baka may makakita sa kanya. Madaling araw pa lang pero nag-uumpisa na rin lumiwanag nang inuwi na siya ni Eddie sa kanilang compound. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit sa pintuan ng kotse sa kabinuksan ito. O ano? Di ka pa bababa? Baka po may makakita sa akin. Tulog pa ang mga tao. Bilis naman ang bumaba dyan. Baka may magising pa. Dali-dali siyang bumaba mula sa sasakyan at palingon-lingon sa paligid habang binubuksan ni Mark ang gate. Halos tumakbo siya papasok sa compound tungo sa bahay at maiyak-iyak nang mabitawan pa ang susi dahil sa kaba at pagmamadali. Napilitan siyang yumuko upang damputin iyon at natatawa sa kanya si Mark. Sa loob ng bahay ay agad pumasok ng banyo. Pagpasok ni Mark sa loob ng bahay ay narinig nito ang agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo. Nakatanggap ng text si Marie mula sa nanay nito at nagbili na maganda ng kanyang damit dahil susunduin siya nito pagkatapos ng trabaho sa club at isasama siya sa Baguio. Nagpa siya si Mark na ihatid na muna ang pamangkin sa bahay kaya tiniram nito ang susi ng kotse mula kay Eddie. Malas naman, sabi ni Eddie habang hinahatid sa labas ang kumpare at pamangkin nito. Hayaan mo, sa susunod na lang si Marie pare. Sandali lang ako, pagkahatid babalikan ko kayo agad. Ingat pare. Pagpasok na Eddie sa loob ng bahay ay sinamahan niya ang mga kaibigan na nagsimula na namang uminom. Kinabahan si Joanne nang sinundo siya ng kanyang ninong kakatapos pa lang niyang magbanlaw at kasalukuyang nagpapatuyo ng buhok nang dumungaw ang matanda. Umalis sandali si paring Mark, inatid si Marie at hinahanap ng nanay niya. Magpahinga ka na muna dito sa kwarto, pinagdala na kita ng juice at makakain. Babalikan na lang kita mamaya. Eh ninong, wala po bang iniwang bag si Mark? Wala po akong gamit. Okay lang yung suot mo, Iya. Di mo pa naman kailangan magpalit. Sige, kumain at magpahinga ka na muna. At nagpapahinga din yung mga bisita natin. Iniwan siya ng matanda na muling lumabas at bumalik sa mga kaibigan nito. Pinagdasal na lang niya na agad makabalik ang kanyang benan at sunduin na rin siya upang makaalis na sa lugar na yon. Halos kalahating oras din si Joanne, hindi siya mapakali sa kwarto. Napapasilip siya sa may pintuan, tila nagtatalo ang kanyang isipan. Sa ganitong ayos siya dinatnan ng kanyang ninong nang sumilip ito sa kwarto upang sunduin siya. Panandalian siyang napatigil nang biglang masulyapan niya ang mga ito sa may pintuan. Hiyang-hiya siya sa sarili, baka sa mukha niya ang matinding kahihiyan sa kanyang ginagawa. Nagpahinga muna si Mark sa bahay nila matapos silang dumating ni Marie sa compound. Nagtuloy naman si Marie sa kanyang bahay at inayos ang gamit na dadalhin niya sa pag-alis nila ng kanyang nanay. Hindi nagtagal at dumating din ang nanay niya at mula sa labas pa lang ng gate ay tinatawag na siya. Oh ano? Ready ka na ba? Alis na tayo para makahabol pa tayo sa last trip ng bus. Ready na po, Nay. Bakit ba kailangan kasama pa ako? Ay naku, sa biyahe ko na ipapaliwanag sa'yo. Ang importante, kasama ka. Dahil ito na ang matagal kong hinihintay na pagkakataon para magbago na ang buhay natin. Naku, itong si Inay, nagdrama na naman. Che, halika na nga. Oh, sanang punta niyong mag-ina? Tanong ni Mark sa kapatid habang lumalabas sa bahay nila. Akyat lang ng Baguio, kuya. Bakit gising ka pa? Babalik ko lang itong kotse ni paring Eddie. Niram ko kasi kanina. Kung alis na kayo, ihatid ko na kayo sa terminal.
Naku, salamat. Inahabol ko nga yung last trip eh. Marie, tara na. Makikisabay tayo sa Uncle Mark mo. Pagkahatid sa mag-ina ay tumuloy na si Mark sa kumpare niya. Inabutan niyang nakaupo sa sopa ito kasama ang kaibigan. Oh, asan yung dalawa? Tanong niya matapos siyang abutan ng beer ng kumpare. Nandun sa kwarto. At mga ilang oras pa ay lumabas na siya sa bahay upang umuwi sa compound nila. Oh Marie, gumising ka na at bababa na tayo. Sabi ng nanay niya habang tinatapik ang kanyang balikat. Napasarap ang tulog niya sa bus, lalo na at aircon ito at mahaba ang biyahe. Kasama pa ang kanyang pagod dahil sa mga ginawa nila sa bahay ng kaibigan ng tiyuhin nito kagabi. Bigla niyang naalala si Joanne. Nagunat ang mag-ina pagkababa ng bus. Agad namang pumara ng taxi ang kanyang ina at binigay ang address sa isang subdivision sa driver. Nay, bakit ba tayo umakyat dito sa Baguio? Eh kasi nga, nakakuha ng isang linggong bakasyon si Philip, kaya pinapunta ako dito. Eh bakit naman kasama pa ako? Matagal ka na niyang gustong makilala, kaya naisip kong sumama ka na para magkita na kayo. Ngi, ibig mong sabihin seryoso na kayo? Ganun na nga, bakit ayaw mo ba? Naku, itong si nanay naman. Baka lang kasi magaya lang yan dun sa mga nauna mo, no? Kung kami na ba, magagalit ka. Okay lang sa akin, basta masaya ka. Salamat naman. Pagdating natin dun sa apartment, may sasabihin ako sa iyong sorpresa. Napangiti si Marie, pinagdasal na lang niya na sana nga magkatuluyan na ang kanyang nanay at ang Philip na yon. Dahil walang swerte ito pagdating sa mga nakakarelasyon, siya at ang kanyang ate ay magkaiba ang mga ama. At kung ilang ulit na itong nagkaroon ng mga kalaguyo na iniwan lang siya, sa pakiramdam niya ay iba na itong bago niyang kinakasama. Dahil ngayon lang siya isinama nito upang ipakilala dito. Pagdating sa subdivision ay bumaba sila sa tapat ng isang apartment. Saglit na naghintay si Marie sa labas habang pinuntahan ng kanyang ina ang katiwala sa likuran upang kunin ang susi. Pagbalik nito ay nagtungo sila sa gitnang unit at pumasok dun. Oh, kung gusto mong magpahinga muna, dun ka sa kaliwang kwarto sa itaas. Dun kami ni Philip sa kanan. Sa kanya ba tong apartment? Nuupahan lang ng kumpanya nila, pero dito kami madalas pag umaakyat ng Baguio. Asa na yung si Philip? Padating pa lang yun, flight niya sa Manila mamaya. Tapos makikisa kayo dun sa kakilala niya papunta dito. Kaya baka mamayang hapon o gabi pa ang dating nun. Gusto niya andito na ako para makapagluto na. Kaya nga mamimili pa tayo mamaya ng lulutuin. Okay. Eka, ano naman yung sasabihin mo pala sa akin, Nay? Ay, kaya kanya gustong makilala kasi magpapakasal na kami. Isasama niya ako sa Hong Kong sa isang buwan at doon kami ikakasal. At kung maihahapol natin yung passport mo, baka pati ikaw makasama din. Nagyakap ang mag-ina sa tuwa. Masayang masaya si Marie at mukhang matutupad na rin ang pangarap ng kanyang ina na makakita ng lalaking magmamahal sa kanya. Ay naku Nay, sana nga magkatotoo na yan. O sige, umakyat ka na doon at ayusin mo na itong mga gamit mo para matulungan mo ako mamili. Masayang umakyat ang dalagita sa itaas at pumasok sa kanyang kwarto. Samantala, isinara ni Mark ang pintuan pagkapasok nila ni Joanne sa bahay nito. Oh, ayaw mo ba talagang samahan mo na kita dito? Anong oras ba magsisiwi yung mga kasama mo dito? Eh sabi po ni Mami, bukas na sila dadating ni June. Pinagpabukas na sila ni Ate kasi pagod daw si Mama kung balikan ng biyahe. Si Daddy naman po mamaya pang gabi dahil nasa trabaho pa. Mag-isa ka lang kasi. O sige, mag-base ka na muna. Pati handa ako tong binili natin. Buti pala at dumaan muna tayo dun sa restaurant. Hindi naman po ako nagugutom. Matutulog na din po ako muna. Ay naku, wala ka pa nga ang kinain ngayong araw. Ingatan mo ang sarili mo. Para rin yan sa anak natin. Parang sinikmuraan si Joanne sa sinabi nito. Pinaalala na naman nito na hindi sa asawa niya ang kanyang dinadala. Nagtungo siya sa kanyang kwarto at ipinatong ang dalang bag sa kama. Tsaka inalabas ang paborito niyang duster. Hindi na niya maisuot ang kanyang mga shorts at t-shirt dahil lumalaki na ang kanyang tiyan. Kaya't puro duster na lang ang kanyang sinusuot sa bahay.
Inubad niya ang kanyang damit panlabas. Nagpalit din siya ng tsinelas na pambahay, saka sinuot ang duster at lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya ang kanyang benan na inaayos ang mga pinamili nilang ulam at kanin sa may kusina. Siya na ang kumuha ng mga pinggan at baso, saka sila umupo upang kumain. Wala siyang imik habang kumakain sila. Akala niya ay wala siyang ganang kumain, ngunit nakaramdam din siya ng gutom, kaya't sinabayan na din niya sa pagkain ang benan. Habang panay naman ang pangaral nito sa kanya, puro tango lang ang sinasagot niya dito. Medyo naaalangan siya dahil walang ibang tao sa bahay sa mga sandaling yun. Ngunit masaya na din kahit papaano'y makakaiwas siya dito at sa mga kaibigan nito, ngayong dito na muna siya mamamalagi sa bahay nila hanggang sa makapanganak siya. Nang matapos sila ay tinulungan pa siyang magligpit ng pinagkainan nito. Pinamadali niya ang paghugas upang makapag-isa na siya at makapagpahinga. Matapos niyang makapagbihis nang dumating ang kanyang benan at ang mga kainuman nito. Agad siyang kinilabutan dahil parehong matangkad at maskulado ang dalawa at ubod ng itim. Pinakilala siya ni Mark sa dalawa at doon niya nalaman na si Jerome ang bagong boyfriend nung kapitbahay nilang Japayuki na si Gina. At isinama nito ang kaibigan na si Jason na nagbabakasyon lang. Ito siguro yung Jerome na pinagkukwentuhan ni Gina at ng nanay ni Marie nung isang araw. Naisip niya, parehong club kasi ang pinapasukan ng Japayuki at ng nanay ni Marie at naalala pa niyang nagtatawanan ang dalawa dahil kinukwento ni Gina kung papaano niya nakilala ang negrong Amerikano. Magalang naman ang dalawa. Marahil dahil bisita lang sila at dahil pinakilala siyang manugang ni Mark, kaya't agad napawi ang unang kaba niya dahil sa mga itsura nito. Pinagsilbihan niya ang mga ito ng beer at ng mga pulutan. Pero doon lang siya naglagi sa may kusina at dahil inaantok na dahil sa pagod ay naupo na lang siya sa silya habang hinihintay na matapos ang mga ito. Hindi niya namalayang na idlip na pala siya kundi pa siya pinuntahan ng kanyang benan sa kusina upang pabilhin ng yelo. Pagbalik niya ay inihain niya iyon sa mesa at nagtungo siya sa banyo upang maghilamos at mawala ang antok. Hindi na niya muling hinarap ang mga kainuman ng kanyang benan at hindi rin nagtagal ay nagpaalam na ito upang bumalik sa tinutuluyan ng girlfriend ni Jerome. Ay lintik, sino naman itong storbong to? Buisit na sabi ni Mark nang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang pangalan ng tumatawag saka sinagot ang tawag. Tinindot niya ang speakerphone para marinig din ni Joanne ang kausap niya. Olan, napatawag ka. Bati nito sa kanyang anak. Dad, pauwi na kasi dyan si nanay. Salubungin na lang sa terminal. Maraming dalang pasalubong. E mga anong oras ba ang dating nun? Kanina pa nakalis yung bus. Makahalos nandyan na. Kanina pa kasi ako tumatawag. Medyo may na-signal dito. O sige, ako nang bahala. Joan po, nandyan ba? Inatid ko kanina sa kanila. Ah, ganun ba? Hindi kasi sumasagot sa mga tawag ko kanina. Baka tulog. Medyo pagod kasi nung iniwan ko. Bukas mo na siguro tawagan yun. O sige po. Ngayon na ang bahala dyan sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa asawa mo. Sige, bye-bye. Mali naman ang timing, oo. Susunduin ko muna ang nanay mo. Tapos babalikan kita dito, okay? Inis na sabi ni Mark. Baka po dumating na si Dad. Sandali lang ako. Basta hintayin mo lang ako. Huwag mo nang ilak ang pinto para makapasok ka agad ako. Opo. O sige, alis na ako. Maghintay ka lang. Sabi nito, sabay lakad papunta sa pinto at tuluyan ng lumabas. Iniligpit ni Joanne ang mga basyo ng bote sa kusina saka tinapos ang paghugas sa mga pinggan sa lababo. Binuksan niya ang TV at naupo sa sopa upang manood. Hanggang sa mapahiga na lang siya dito at nakatulog dahil sa pagod. Oh Marie, bilis-bilisan mo dyan sa pinahihiwa kong carrots. Paalis na ng Manila si Philip, andito na yun maya-maya. Weh, ang bilis naman ng bus na sasakyan nun. Anong bus, gaga? Makikisakay siya dun sa eroplano nung kakilala niyang piloto. Kaya sandali lang yun. Nye, sosyal naman pala yun. Oh ito na po Nay, nahiwa na pong lahat. Mga ilang oras pa ang lumipas at tubiling binuksan ni Marie ang pintuan nang marinig na may kumakatok doon.
kakapasok lang kasi sa banyo ng kanyang nanay upang maligo at makapag-ayos ng sarili sa pagdating ng boyfriend nito. At alam niya kung gaano katagal ito inaabot sa kanyang pag-aayos. Sa boses ng lalaking kumakatok, alam niyang ito na marahil ang kanilang hinihintay. Kaya't wala na rin siyang nagawa kundi pumunta sa pintuan at papasukin ito kahit wala pa doon ang kanyang nanay. Todong ngiti siya pagbukas ng pintuan na agad napawi at napalitan ng sindak at pagkabigla. Kasabay ng pamumutla at panghihina ng tuhod. Hello Marie, nandiyan ba ang nanay mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Philip. Si Philip na papakasalan ang kanyang ina. Si Philip na nakabanding niya sa kondo ni Ian. Gusto niyang himatayin sa takot sa mga sandaling yon. Hey Marie, okay ka lang? Parang nakakita ka ng bulto. Ikaw? Ikaw si Philip? Small word Marie. Sa totoo lang, di ko alam na anak ka ni Jessa nung nagkasama tayo. Nalaman ko lang nung pinakita niya yung picture mo. Kaya alam mo na kung gaano din ako nasupresa. Lagot. Malalagot ako sa nanay ko nito. Please, wag mo sabihin sa kanya. Ganun na lang nga ang takot ni Marie na baka malaman ng kanyang ina ang namagitan sa kanila ng boyfriend nito. Walang kamalay-malay ito sa kanyang mga pinagagagawa. Ang buong akala nga nito ay inosente pa siya. Lagi lang siyang pinangangaralan nito na huwag mo nang ibibigay ang sarili kahit na kung sinong lalaki. Pati nga ang makipag-boyfriend ay mahigpit nitong pinagbabawal. Kaya't hindi alam ng kanyang nanay ang tungkol sa pakikipag-boyfriend niya kay Leo. Kahit sa pinapasukang trabaho ay pinagmamalaki ng kanyang ina kung gaano siya kauliran at masunurin. At alam niya na isa sa mga dahilan kung bakit tinanggap na nito ang alok na pagpapakasal ay upang matustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang tanging pangarap ng kanyang ina ay makapagtapos siya ng pag-aaral at makapagtrabaho ng marangal, hindi tulad ng sinapit nito at ng kanyang ate. At ngayon nga't nakatayo sa kanyang harapan ang lalaking pwedeng bumasag sa ilusyon ng kanyang ina para sa kanya. Kaya't ganun na lang ang kaba sa kanyang dibdib. Nabasa ni Philip ang kinatatakutan ng dalagita at napangiti siya. Tama nga ang hinala niya, maging sa kanya ay walang takot na pinagmamalaki siya ng nanay nito. Alam niya kung gaano kahigpit si Jessa kay Marie. At hindi lang minsan itong nasabi na handa itong bumatay, mapangalagaan lang ang pinakamamahal na anak. Totoong may gusto na rin siya kay Jessa. At dahil nga sa kinukwento nito kung gaano kauliran siya, ay nasabi nito na kung magkakatuluyan sila, siya na ang magpapaaral dito at baka legal na ampunin na rin niya sa katagalan. Ikinatuwa ito ni Jessa at isa ito sa mabigat na dahilan upang tanggapin ang alok na kasal ng lalaki. Mula nga nang maging boyfriend nito si Philip ay hindi na ito sumama sa kung kani-kaninong lalaki at hanggang sa pagsayaw at pa-table-table na lang kapag nasa trabaho. At ngayon nga ay nagpaalam na rin ito sa may-ari ng club na baka hindi na rin ito magtagal sa pagpasok at magbabagong buhay na. Nang sagutin nito si Philip, doon palang ipinakita sa lalaki ang mga larawan ng mga anak nito. Natigilan si Philip nang makita ang larawan ni Marie at doon nito natanto na lubhang imposible na ang inosenteng dalagita na nasa larawan at ang dalagitang nakikipaglandian sa kanyang kaibigan at kanya ring nakasama ay magkaibang tao. Lalo na't pareho pa ang pangalan nito, hindi niya pinahalata kay Jessa ang kanyang nabatid. At ngayon nga, magkaharap na sila ni Marie na kumpirma niya ang kanyang suspecha at kanya itong ikinatuwa. Balisa si Marie, panay ang sulyap sa direksyon ng banyo kung saan naliligo ang kanyang nanay. Nagulat siya nang biglang ipatong ng lalaki ang kamay nito sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, Marie. Tas ang sekreto mo sa akin. Hindi ko sasabihin sa nanay mo ang nangyari. Sa halip na mapalagay ay lalong kinabahan si Marie. Naisip niyang malamang na naikwento na ni Ian ang mga ginawa nila kasama ang mga teacher niya noon. Hey, sabi ko huwag mo nang alalanin yun. Ulit na sinabi ni Philip nang hindi pa rin sumagot ang dalagita. Please, huwag mo sabihin ang kahit na ano sa kanya. Hindi, magiging sekreto natin yun. Okay,
So relax. Nasaan nga pala si Jessa? Naliligo doon sa banyo. Ah, okay. Kilala ko yung si Jessa. Matagal yan sa paliligo. Pag lumabas na siya, magpanggap ka na lang na nagkakilala lang tayo ngayon, okay? Ako na ang bahala. Magiging okay din ang lahat. Okay, kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman. Pangako, ngayon, sana nagka-dinner na kayo. Kasi nagugutom na ako. Dali-daling nagtungo si Marie sa kusina upang ayusin ang kanilang hapunan. Habang naupo naman si Philip sa sopa, hindi maalis ang ngiti sa kanyang muka. Nakaraos naman ng matiwasay ang hapunan ni Marie. Matapos makapag-ayos ang kanyang nanay, ay formal na siyang ipinakilala kay Philip. Medyo nabawasan ang kanyang kaba nang umarti ito na animoy ngayon pa lang sila nagkita. Pero bumabalik ang takot kapag panakaw siyang kinikindata nito. Masaya ang kanilang usapan dahil makwento ang lalaki at tuwang-tuwa naman ang kanyang nanay dahil mukhang palagay ang loob ni Philip sa dalagita. At wala naman itong nakitang pagtutol mula sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang mag-aya ng magpahinga ang kanyang ina. Dahil alam nitong pagod sa biyahe ang lalaki, inakaw na niya ang pagligpit ng pinagkainan at pinauna na ang dalawa sa kanilang kwarto. Habang inaayos ang kanilang pinagkainan, ay panay ang buntong hininga niya, hindi pa rin makapatiwala sa mga pangyayari. Alam niyang wala na sa kanyang mga kamay ang mga susunod pang magaganap. Umaasa na lang siya na pakaiingatan nga ni Philip ang kanilang lihim. At sana nga ay huwag mabatid ng kanyang ina ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Naisip niyang marahil ay tama na rin na maputol na ang kanyang kahibangan sa mga lalaki. Kung si Philip ang makapagbibigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mag-ina, ay hindi niya bibiguin ang mga pangarap ng kanyang nanay para sa kanya. Imbis na sayangin ang oras sa mga lalaki, naipasya niya na muling ibuhos ang kanyang panahon sa kanyang pag-aaral tulad ng dati. At sa ganitong pag-iisip ay nakangiting umakyat si Marie tungo sa kanyang kwarto. Isang linggong nanatili sa Baguio si Marie at ang kanyang ina. Kasama si Philip na malapit na niyang maging ama kapag nakasal na ito sa kanyang nanay. Nagising siya kinaumagahan. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Nakita niyang nakabukas na ang pinto ng kwartong tinutulugan ng dalawa kaya't naisip niyang nasa ibaba na ang mga ito. May naririnig siyang mga boses sa ibaba kaya't marahan siyang nagsimulang bumaba sa hagdan. Napahinto siya bago pa siya umabot sa huling baitang dahil napasilip siya sa may kusina at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Hindi makagalaw si Marie sa kanyang kinaroroonan, titig na titig sa nagaganap sa kusina. Sa kanyang pagkabigla ay hindi niya namalayan na nakita na siya ni Philip. Hindi na niya tinapos panoorin ang dalawa sa takot din na makita siya ng ina. Kaya't bumalik siya sa kanyang silid. Halos isang oras pa ang lumipas bago siya katukin ng kanyang ina upang gisingin para sa kanilang almusal. Naging abala sila sa pamamasyal ng araw na yon at madilim na nang bumalik sila sa apartment. Matapos kumain ay iniwanan na siya ng dalawa upang magligpit sa kusina. Tumuloy siya sa banyo upang maligo pagkatapos at nang pumanik na siya sa kwarto ay muli na naman niyang narinig ang kanyang ina. Lumapit siya sa pintuan nito at sandaling nakinig. Parang nagtatalo ang dalawa sa loob. Tila nakikiusap ang kanyang ina at dali-daling nagtungo sa kanyang silid upang hintayin ang pagdating ni Philip. Hindi nakatulog si Marie sa magdamag na yon. Bagaman mahigit isang oras pa niyang naririnig ang kanyang ina, naghintay pa siya ng kalahating oras mula na tumahimik na ang ingay mula sa kabilang kwarto. Ngunit hindi bumukas ang kanyang pintuan. Nang hindi na siya makatiis ay bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Nakasira ang pinto sa kabilang kwarto kaya't bumalik na lang siya muli sa loob. Makaraan ng isang oras ay muli siyang sumilip ngunit sarado pa din ang pintuan sa kabila. Pasikat na ang araw nang maidlip siya. Sa kabilang banda, magtatanghalian na nang gisingin si Joan ng kanyang ama mula sa kanyang pagtulog. Sa una ay hindi malaman ni Joan kung nasan siya
at nang makita niya kung sino ang nakatayo sa may paanan ng kanyang kama, ay biglang nagbalik sa kanya ang kanyang pinagdaanan. Gumising ka na dyan. Dadating na ang mama mo. Napagluto na ako doon. Maligo ka na muna at mag-ayos ka na. Sabi sa kanya ng matanda. Dali-dali siyang bumangon nang maalala na padating na nga pala ang kanyang ina. At hinablot na lang ang tuwalyang inabot sa kanya ng kanyang ama at patakbong lumabas sa kanyang silid. Ma! Andyan na pala kayo! Bati niya sa kanyang ina pagkalabas ng banyo sabay yakap dito. Naku, Joan! Bakit parang hindi ka tumataba? Kumakain ka ba ng mabuti? Ay naku, mabuti na lang at dito ka na muna para maalagaan ka namin. Maayos ba naman ang pagbubuntis mo? Opo, okay naman po. Napagod lang po ako dun sa tindahan nila Ninang. Kaya nga nagpaalam muna ako na magpapahinga na muna. Eh si Junjun po. Ay naku, ayun, sinisipon. Pinaiwan ko na muna dun sa ate mo. Baka pati ikaw mahawa pa. Hayaan mo na yung bata doon. Enjoy naman kasama mga tita at pinsan niya. O Tomas, mabuti pa kumain na tayo at nang makapagpahinga na rin ako. Baling nito sa asawa. Ikaw lang ang hinihintay namin. Bilis mong magbihis, Joan. Gutom na ang nanay mo. Tara na. Sagot ng kanyang ama. Samantala, dahil sa kapuyatan ay tinanghali na ng gising si Marie. At pagbaba niya ay naubutan niya ang kanyang nanay kasama ni Philip na nakaupo na naman sa sopa. Sinimangutan niya ang lalaki nang initian siya nito bilang pagbati. Pero hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Gustong maiyak ni Marie sa inggit dahil gusto niyang siya ang katabi ng lalaki. Sa inis niya ay tuloy-tuloy siya sa pagbaba at nagtungo sa kusina. At dahil sa padabog ng mga yapak ay narinig ni Jessa ang pagbaba ng anak. At pilit niyang tumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Pinigilan siya ni Philip, tumingala siya at tumingin sa itaas hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Nagsusumamo ang mga mata niya, nakikiusap na ihinto ang kanyang ginagawa dahil makikita sila ni Marie. Ngayon Jessa, pinag-usapan na natin ito kagabi, diba? Pabulong ni Philip sa babae. Gustong maiyak ni Jessa. Ito ang pinagtatalunan nila kagabi. Binuksan nito ang paksa tungkol sa kung papaano nito gustong patakbuhin ang pamumuhay nilang tatlo kapag magkakasama na sila sa isang bubong. Sa umpisa ay ginagalak ito ni Jessa dahil gustong gusto na niya talagang makapiling nila ni Marie si Philip. Ngunit nag-umpisa siyang kabahan nang sabihin nito na dapat masanay si Marie kung papaano sila magsama noon sila palang dalawa. Hindi niya agad maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya tinanong niya ang lalaki. Basta kung anong sinabi ko, Jessa. Ayoko may magbago sa mga ginagawa natin dahil lang sa titira na sa atin si Marie. Alam mo kung anong gusto kong kilos at pananamit mo sa bahay. At alam mo gusto kitang makabanding. Anong mga oras gustuin ko. Hindi ko babaguhin lahat ng iyon para lang sa anak mo. Pero Philip, di ko kayang gawin yun. Nangiti sa sarili si Philip. Alam niyang hindi agad papayag si Jessa sa sinasabi niyang kinagawian nila. Dito na nag-umpisa ang kanilang pagtatalo. Nakiusap ng gusto si Jessa na ayaw niyang magkaroon ng kahulugan ang utak ni Marie sa kanyang murang edad at hindi tanggap sa mga pamilyadong Pilipino na maglantad ng kalokohan kanino man. Kahit pa mag-asawa ang gumagawa nito, ngunit nagmatigas si Philip. At alam nito na sa bandang huli ay bibigay din ang kalaguyo sa kagustuhan niya. At sa kinalaunan nga ay mabigat sa kalooban na sumang-ayon si Jessa sa nais na mangyari ni Philip. Naisip niya na kakayanin na niyang sikmurain ang anumang iisipin ni Marie tungkol sa kanya kapag nakita siya nito. At sa tingin niya ay napalaki naman niya ng mabuti ang anak upang hindi ito madala sa mga nakikita niya sa kanilang pamamahay. Pero ngayon nga't inumpisahan na ni Philip ang nais nitong mangyari, ay muling nabuhay ang pag-aalinlangan at kaba niya. Good morning, Marie. Nakatulog ka ba ng maayos? Narinig niyang tanong ni Philip sa kanyang anak. Philip, ang ginagawa mo? Tanong ni Marie sa lalaki. Akala niya ay pinatatakam lang siya ni Philip sa ginagawa nito sa kanyang ina. At lalo niyang ikinagulat na patuloy ang kanyang nanay
na parang wala siya doon sa harapan nila. Naisip niya kanina na kapag narinig ng kanyang ina ang pagbaba niya mula sa hagdan ay agad itong titigil sa ginagawa at mag-aayos ng sarili. Ngunit tila sinasadya pa ng dalawa na makita niya. Inaayaan ko lang nanay mo na makuha niya ang kanyang pangumagang pangangailangan. Tama ba, Jessa? Hindi makasagot ang kanyang ina sa hiya. Sa kabilang banda, parang nabunutan ng tinik si Joan nang tahimik na lumipas ang mga sumunod na araw. Masaya silang nagkukwentuhan ng kanyang ina dahil matagal-tagal din silang hindi nagkita. Abala naman ang kanyang ama sa trabaho at madalas ay gabing-gabi na ito kung dumating. Hindi siya agad nakakatulog sa takot na baka dalawin siya nito kapag nagpapahinga na siya. Ngunit walang nangyaring ganon at kung taratuhin siya ay tila walang namagitan sa kanilang dalawa. Kaya't unti-unting bumalik ang kanyang pagkalma at saya sa pagdaan ng mga araw. Hindi naman maisip ni Marie kung paano ilalabas ang kinikimkim na sama ng loob dahil ni minsan ay hindi na siya muling sinamahan ni Philip sa mga nagdaang mga araw na inilagi nila sa Baguio. Pagkos ay nagmistulang saksi siya sa lahat ng kamunduhang ginagawa ng kanyang ina at magiging ama. Parang wala siya doon kung maglampungan ang dalawa. At maging si Jessa ay nawala na din ang pagkabalisa at pagkahiya na makita ng dalagita ang ginagawa nila ni Philip. Para kay Marie ay okay na sa kanya kung gustong maglambingan ng dalawa sa harapan niya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi na siya muling kinikibo ni Philip at kung may nagawa ba siyang kasalanan dito. Kaya't nang huling gabi nila bago bumaba mula sa Baguio, nintay niyang pumasok ang kanyang ina sa banyo upang maligo at dali-dali niyang pinuntahan si Philip sa kwarto nito. Marie, may magagawa ba ako? Nakangiting tanong ni Philip sa kanya. I hate you. Bakit mo 'to ginagawa sa akin? Naiiyak na sabi niya sa lalaki. Ano ang ibig mong sabihin, Marie? Alam mong inaantay kita, pero hindi ka na pumunta sa kwarto ko kahit kailan. Ayaw mo na akong makasama? Natawa sa kanya si Philip. Halika dito, Marie. Papaliwanag ko sa iyo. At doon nga ay pinaliwanag ng lalaki ang balak nito. Nais muna niyang maging komportable si Jessa sa ideya na okay lang sa anak nito na makita sila. Dahil ang susunod na yugto ay ang unti-unting pagpapapayag niya dito na isali na siya. Sa ganoong paraan ay wala nang magagawa ang kanyang ina, kundi pumayag at hindi pa mabubuko ang kanilang sekreto. At naintindihan naman ni Marie ang nais mangyari ni Philip. Pero gusto na kitang makabanding ngayon. Please, Philip. Pagmamakaawa niya dito. Maghintay ka pa ng isang gabi at kapag nakabalik na tayo, makuha mo na ang gusto mo. Maghintay ka lang, okay? At kahit bitin ay masaya na ring lumabas ng silid ang dalagita. Dahil alam niyang sabik pa rin siyang makasama ito, masaya din si Philip. Samantala, bumalik ang kaba ni Joan habang kumakain sila ng hapunan. Nang sabihin ng kanyang ina na aalis uli ito, inaumagahan upang bumalik sa kanyang ate. Tinanong niya kung pwede siyang sumama pero agad siyang binawalan nito dahil malayo at matagtag ang biyahe. Napasulyap siya sa kanyang ama pero walang imik ito. Hindi niya mabasa sa mukha nito ang nasa isip ng matanda. Iniwan sila ng kanyang ina upang mag-ayos ng dadalhin nito kinabukasan. Akala niya ay tuluyan na siyang tatantanan, iyon pala ay naghihintay lang ito na muling umalis ang kanyang ina upang masolo siyang muli. Siniguro ni Philip na magiging abala si Jessa sa mga sumunod na araw pagkababa nila mula sa Baguio. Kaya't puspusan naman ang babae sa paghahanap ng apartment na tutuluyan nila pansamantala habang inaayos ang kanilang nalalapit na kasal. Sa katunayan, ibinabalang nila si Marie sa tapat ng compound at muling umalis na ang mga ito. At iniwan sa kanya ang mga gulay na pasalubong sa mga kamag-anak nila sa compound. Nakangiti namang pumasok sa gate si Marie dahil nakita niyang sumenya si Philip sa kanya mula sa taxi. Bago ito umalis, natatawagan siya nito. Ibinigay niya ang number ng kanyang cellphone dito bago sila umalis sa Baguio. At sinabihan siya nito na tatawagan siya upang magkita silang dalawa.
Una niyang hinatid ang mga pasalubong sa bahay ng kanyang tiyuhin, ngunit ang kanyang tiyahin lang ang naroon. Nang hanapin niya si Joanne ay sinabihan siya nito na umuwi na muna ito sa mga magulang at doon na muna ito hanggang sa mga anak. Dahil hindi na rin naman muna ito papasok sa tindahan ng kanyang ninang. Dinalhan din niya ng mga gulay ang isa pa niyang tiyahin na nakatira din sa compound. Bago siya tumuloy sa kanilang bahay, alam niyang kakaalis pa lang ni na Philip pero panay na ang sulyap niya sa kanyang cellphone kung may tawag o text na ito. Gusto na niyang siya na ang tumawag dito pero alam niyang malamang nakasama pa ito ng kanyang nanay kaya pinigilan na lang niya ang sarili. Sa halip ay nagpa siya na lang siyang maligo na muna at baka sakaling tawagan siya nito maya-maya. Iniwan lang niya ang mga iba pang pinamili sa may kusina at pumasok siya sa kwarto upang kumuha ng tuwalya. Nagtanggal na rin siya ng damit bago lumabas ng kwarto at nagtungo sa banyo. Paglapit niya dito ay doon pa lang niya narinig ang daloy ng tubig mula sa shower. Ngunit ang lalong nakatawag ng kanyang pansin ay ang mahinang paghikbi at bulong ng kung sino man ang nasa loob. Lumapit siya sa nakabukas na pintuan at tinilapit ang tenga dito upang mapakinggan ng mabuti ang nangyayari sa loob ng banyo. Tumindig ang mga balahibo ni Marie sa narinig. Boses ni Mark yung sa lalaki pero pamilyar yung tinig ng babae sa loob. Kinutuban na si Marie kung sino ang babaeng kasama nito pero ayaw niyang maniwala sa naiisip niya. Lalo na't puro ingay na lang ang naririnig niya mula sa loob. Hindi na niya matiis kaya't dahan-dahan siyang dumungaw sa maliit na siwang ng nakabukas na pinto at sumilip dito. At nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Sa puntong ito ay ibinaling ng babae ang ulo na kanina'y nakatalikod sa kinaroroonan ni Marie. At sa paglipat ng pwesto nito ay tumambad sa dalagita ang nakangiwing mukha ni Joy. Ang kanyang pinsan, tama nga ang hinala niya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pumayag ito. Naalala pa niya noon kung paano siya pinagsabihan nito nang madiskubre ng pinsan ang ginagawa nila. At ngayon siya din naman pala. Kapwa natigilan ang dalawa sa banyo nang marinig ang tunog ng cellphone na nagmula sa labas ng banyo pero sa loob ng bahay. Pareho silang napatingin sa may pintuan, hindi gumagalaw, walang imik. Sa unang tunog ng kanyang cellphone ay agad nagtago si Marie. Tinodo kasi niya ang volume ng cellphone upang marinig niya ito kung sakaling tumawag si Philip habang naliligo siya. Mabilis pero tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto upang sagutin ang tawag. Anong gagawin natin? Naiiyak na tanong ni Joy. Takot na takot ang dalaga dahil alam niyang may ibang tao sa loob ng bahay. At alam niyang malaking iskandalo kung ang kanyang tita o lalong masaklap ang kanyang ina ang makahuli sa kanila. Huwag kang mag-alala dyan. Bulong ni Mark, dali-dali itong nagpunas habang binibilinan ang dalaga. Mauna akong lalabas. Pag wala akong nakita, doon ako dadaan sa likod ng bahay. Ikaw naman, maligo ka na dyan. Paglabas mo, kunwari walang nangyari. Kinakabahan po ako. Minahon ka. Lalo kang mapapahamak pag ganyan ka. Ako nang bahala, kung sino man yung tao sa labas. Bilin ito sa kalumabas ng banyo. Pagkasara ng pinto ay napaupo na lang si Joy sa sahig ng banyo. Samantala, nagtungo si Mark sa kusina at nakita ang mga gulay na inilagay ni Marie sa mesa. Pinuntahan niya ang kwarto ni Jessa pero nang subukan niya ang pintuan ay nakalock iyon. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto ni Marie at nakita niyang bahagyang nakabukas iyon at nang pumasok siya ay inabutan niya ang dalagita na nakahiga sa kama at may kausap sa cellphone nito. Dali-daling nagpaalam si Marie sa kausap nang pumasok si Mark sa kanyang kwarto. Uncle, anong ginagawa niyo dito? Nakiligil lang ako dito. Kanina ka pa ba? Ang nanay mo, nasaan? Dadating ko lang po. Natid lang ako ni Mama kasi may lakad pa siya. Dinalan ko na po kayo ng pasalubong na gulay kay Tita. Ah, ganun ba? Salamat naman. Inis na tumayo si Marie mula sa kama at nagtapis ng tuwalya. Sabay labas sa kwarto, patungo na sana siya sa banyo nang marinig ang pagkatok sa kanilang pinto. Nagtungo siya doon at pagbukas ay nakita ang nanay ni Joy. Tita, bakit po? Naku, nakita mo ba si Joy?
Kagabi ko pa hinahanap. Eh may lalaka rin pa ako ngayon. Baka mahuli na ako sa pupuntahan ko. Eh nandito po, natutulog pa. Ay nako, gisingin mo na yun. At sabihin mo, siya na muna ang bahala dito sa bahay. Bahala na siya sa pagkain niya mamaya at baka gabihin ako ng uwi. O sige, mauna na ako. Sabi ng kanyang tita, sabay lakad paalis. Sige po tita, ingat po. Pilin niya sabay sara ng pinto at nilaki yun. Habang pabalik siya sa banyo, nakita niyang nakadungaw si Joy na namumutla sa takot. Hindi makatingin sa kanya ang pinsan nang pumasok siya sa banyo at isinara yun. Marie, anong sabi mo kay nanay? Hinahanap ka kasi, kagabi ka pa daw hindi umuwi. Sabi ko dito ka na natulog. May pupuntahan daw muna siya, ikaw na bahala sa bahay niyo. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito ha Joy? Pati pala ikaw? Marie, please, walang makakaalam nito. E paano nga ba nangyari? Natulala si Joy, hindi alam kung paano uumpisahan ang pagpapaliwanag sa kanya. Samantala, nakangiti naman si Mark habang nakahiga sa kama. Malamang sa mga sandaling iyon ay nakita na ang magpinsan at ikinukwento na ni Joy kung paano siya nahulog sa bitag. Natawa ito nang maalala ang pinagmulan nito. Naaaburido siya dahil mag-isa lang siya sa kanilang bahay. Inatidnan niya si Joanne sa mga magulang nito at sumama naman si Marie sa nanay nito paakyat ng Baguio. Naisipan niyang lumipat sa bahay ni Marie upang doon uminom ng beer. Tulad ng kinagawian, umupo siya sa sopa sa madilim na sala. Nangiti pa siya nang maalala na ganitong gabi din noon nang una niyang makasama si Marie. Nakakadalawang bote na siya nang marinig niya ang kaluskos sa pagbukas ng pinto. Agad siyang naggubli sa pinakamadilim na bahagi ng sala, walang imik. Nakita niyang may pumasok na dalawang tao at based sa boses nito ay isang babae at isang lalaki. Tuloy-tuloy ang dalawa sa kwarto ni Marie at sa una nga ay inakala niyang ang dalagitang ito na may kasamang lalaki. Bumukas ang ilaw ng kwarto at naiwang nakabukas ang pintuan nito. Nagpalipas muna siya ng ilang minuto, saka dahan-dahang lumapit sa kwarto. Patago siyang sumilip mula sa siwang ng pinto at agad niyang nakilala ang dalawa sa loob. Ang pamangkin niyang si Joy at ang ex-BF nitong si Mike. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at inilagay sa video mode ang camera. Hindi rin nagtagal at dahan-dahan siyang umalis sa kinaroroonan at tahimik na lumabas ng bahay. Kinabukasan, inaabangan niya si Joy mula sa bintana ng kanilang bahay. Nakita niyang umalis ang nanay nito at naiwang mag-isa ang dalaga. Sinilip muna niya kung natutulog pa ang kanyang asawa, saka nagtungo sa kabilang bahay. Nagulat ang dalaga nang makita siya sa may pinto. Alam niyang ilagsakan niya ito pero alam niyang mahuhulog na rin. Pumasok siya sa loob ng bahay kahit ayaw siyang papasukin ng dalaga at nilak niya ang pinto pagpasok. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa nang tanungin siya ni Joy kung ano ang kailangan niya. Agad niyang hinugot ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinanap ang video saka ipinakita iyon sa dalaga. Kitang-kita niya ang pamumutla ni Joy habang pinapanood. Halata sa itsura nito ang takot sa pinapanood. Ngunit hindi maalis ang pagkakatitig sa cellphone. Kinatuwa niya na bagamat may nakikita siyang galit sa mukha nito, ay mas nakaibabaw ang takot nito. Yat bago pa ito makapag-isip, ay nagpahaging siya ng tanong sa dalaga. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang nanay at tsota pag nakita ang video na yon? Doon napatingin sa kanya si Joy, bakas ang takot sa mga mata nito. Kinuha niya ang cellphone mula sa kamay ng dalaga at binulsa yon. Huwag kang mag-alala, wala pa naman nakakakita nito. Pero naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung makita ito ng nanay mo o kaya ng shota mo? Madali naman ang kausap Joy, walang ibang makakita nito kundi kung susundin mo ako. Alam ni Joy kung ano ang ibig niyang sabihin. Minsan na kasi niyang sinubukang demonyohin ito, ngunit naging mailap ito at laging umiiwas sa kanya. Pero ngayon ay alam niyang wala nang kawala ito. Si Joy naman ay walang maisip na paraan upang maiwasan ang kinakaharap na kamalasan. At alam niyang matutulad na siya sa sinapit ni Marie
Ngayon niya pinagsisisihan kung bakit hindi niya matanggihan si Mike gayong hindi na niya siyota ito. At kung bakit doon pa niya dinala kina Marie. Nagulat ang dalaga nang biglang tumalikod si Mark at nagtungo sa pintuan upang lumabas. Inabol nito ang tiyuhin. Sandali, saan kayo pupunta? Doon kina Marie. Tapusin mo na yung ginagawa mo dyan at hihintayin kita doon. Pag wala ka pa doon, paglipas ng isang oras, ibig sabihin na ayaw mo nang pumayag. Kaya pwede ko nang ipaalam ito sa mga dapat makakaalam. Pag-isipan mong mabuti. Sabi nito, sabay tuluyang lumabas ng pinto. Hindi nagkamali ng estima si Mark. Wala pang kalahating oras ay naroon na si Joy. Tumangulang ito nang tanungin niya kung nagkakaintindihan na sila. Araw-araw silang nagtatagpo kay na Marie. At noong ngang araw ng pag-uwi ng dalagita ay magdamag na magkasama ang dalawa hanggang sa maabutan nga sila. Marie, please, tama na. Huwag mong gawin yan sa akin. Pagmamakaawa ni Joy sa kanya. Nainip na si Mark sa kakahintay sa kanyang kwarto kaya't sumunod ito sa ibaba. Naabutan ito na nag-uusap ang magpinsan at hindi malaman ni Joy kung paano ikukubli ang sarili. Pinamadali sila nito at nang matapos ay pinalipat sila sa kwarto ni Marie. Umusad ang mga araw at depende sa kanilang sitwasyon ang pakiwari nila kung mabilis o mabagal ang takbo ng panahon. Uling nagkita sina Marie, Joanne at Joy sa compound upang dumalo sa kaarawan ng kanilang nagbalikbayan na tiyahin. At dahil maraming bisita ay abala silang tatlo sa pagtulong sa kani-kanilang mga bahay. Nagngingitian lang sila kapag nagkakasalubong, ngunit batid sa kanilang mga mata na maraming kwento ang gusto nilang ipaalam sa isa't isa tungkol sa kanilang mga karanasan sa nagdaang mga buwan. Nagkasama silang tatlo sa kusina ng bahay ni na Joy upang ihanda ang mga lulutuin para sa pananghalian. Dahil may ibang mga tao ay nananatiling lihim ang kanilang mga saloobin, nagpapakiramdaman na lang sila. At sa pamamagitan ng mga senyas ay napagkasunduan nilang magkwentuhan kapag hindi na gaanong abala. Oy Joanne, ako na muna ang bahala dito at patulogin mo yung bunso mo. Doon mo na patulogin kina Marie at maraming bisita dito. Bili ng kanyang benang babae na daladala ang kanyang pangalawang anak. Iniwan ni Joanne ang inihahandang sangkap sa kusina at dinala ang bata sa kwarto ni Marie kasunod ang dalagita. Ay ate Joanne, yun na ba si Angela? Tanong ni Marie. Oo, medyo maingay dun sa kabila. Pwede bang dito na muna daw para makatulog itong baby? Oo naman, sandali. Ililigpit ko lang itong kalat para dito na kayo sa kama mahiga. Kwentuhan tayo mamaya ha? Sige. Sagot ni Joanne. Lumabas ng kwarto si Marie at sinimula namang pinaghihele ni Joanne ang anak. Ngunit malayo ang mga tingin at napabuntong hininga nang manumbalik sa isipan ang mga nakaraan. Si Joanne, nagkamali siya nang akala na kapag umalis siya sa poder ng kanyang biyanan, ay maipagpapatuloy niya ang tahimik ng kanyang pagbubuntis. Natakasan nga niya pansamantala ang kanyang benan at ninong. Ngunit mas masaklap pa ang kanyang sinapit dahil ang mismong ama niya ang umalili sa mga ito. Napilitan din niyang aminin dito na malamang na hindi ang asawa niya ang nakabuntis sa kanya. Ang pinakamapait ang pagkakabatid sa kanya na hindi rin ang kanyang asawa ang ama ng kanyang panganay. Silang dalawa lang ang nasa bahay sa unang dalawang linggo ng kanyang pagbabalik doon. At walang inaksay ang sandali, kung may ibang makakasaksi sa kanilang pagsasama, ay sasabihing para silang mag-asawa, bagamat napipilitan lamang siya. Ate Joanne, okay lang ba dyan? Tulog na ba si baby? Tanong ni Joy mula sa pinto. Ito, kakaidlip lang. Kamusta ka na, Joy? Okay lang naman. Doon na nga pala ako pumapasok sa tindahan ng ninang mo. Kailangan kasi nila ng kasama nung umalis ka. Kaya pinapasok ako doon ni Uncle. Medyo natigilan si Joanne dahil naalala niya ang mga naganap noon. Tinitigan niya si Joy ngunit wala naman siyang makitang bakas na pinagdaanan nito ang mga nangyari sa kanya. Eh Joy, pwede bang bantayan mo muna ito? Mahimbing naman ang tulog niyan, aayusin ko lang yung mga gamit niya sa kabila. Sige ate, ako muna dito.
Okay nga para matakasan ko sila dun sa kusina. Ikaw talaga? O sige, sandali lang naman ako. Pagiliw na tinititigan ni Joy ang natutulog na sanggol. May kumirot sa kanyang puso habang tinitignan niya ito. Isang buwan mula nang umpisan siyang makabanding ni Mark ay hindi dumating ang kanyang dalaw. Agad siyang kinabahan dahil simulat sa Paul ay napakadalas ng pagdating nito. Wala siyang mahinga ng tulong dahil alam niyang malilintikan siya sa kanyang nanay kapag tumama ang kanyang hinala. Agad siyang nagtungo sa botika at bumili ng test kit. At hindi nagkamali ang suspetya niya. Hindi siya makauwi sa kanila at nang mag-text siya sa kanyang shota upang ipaalam dito ang kanyang kondisyon ay hindi ito sumagot. Nang sinubukan niya itong tawagan ay nakapatay na ang cellphone nito. Sa kanyang pagkabalisa ay napadpad siya sa kabilang apartment kung saan nakatira ang kapitbahay nilang Japayuki na si Gina at ang kinakasama nitong negrong si Jerome. Kakwentuhan niya ang babae kapag hapon at nangangapit bahay siya. At isa sa mga naikwento nito sa mga naging nakaraan nito ay kung papaano ito minsang uminom ng mga gamot upang duguin ng malate din ang dalaw nito. Nahihiya pa siyang pumasok dahil nandun pala si Jerome at aalis na sana siya ngunit nakita na siya ni Gina at tinawag siya. Baka sa mukha niya ang mabigat na problemang dinadala niya kaya agad siyang dinala ni Gina sa kwarto upang mag-usap sila ng sarilinan. At dahil naninikip na ang dibdib niya ay hindi niya mapigilang mapahagulgol habang nakayakap sa kaibigan. Hinayaan lang siyang umiyak at ilabas ang kinikimkim sa emosyon. At nang mahimasmasan na siya ay nailahad na rin niya ang kanyang sitwasyon tungkol sa kanyang dinadala, ang pag-iwas ng syota niya, at kung papaano maaalis ang kanyang dinadala upang makaiwas sa gulo na idudulot nito. Sigurado ka bang gusto mong ipatanggal yan, Joy? Tanong ni Gina. Oo ate, please naman, tulungan mo ko. Pagmamakaawa niya, isa pang dahilan kung bakit ayaw niyang mabuo ito ay dahil malamang hindi ang syota niya ang nakadisgrasya sa kanya kundi si Mark. At kahit ipilit niyang sa syota niya ito, ay malamang na mabibisto din dahil mestisong incheck ang kanyang syota at maitim naman at malaking mata ang kay Mark. Sandali lang, mag-uusap muna kami ni Jerome. Sabi nito sa kanya at lumabas ito ng kwarto. Mga kalahating oras din ang lumipas, nagbalik sa loob si Gina. Kasama na si Jerome, medyo nabuhayan siya ng loob nang makitang nakangiti ang babae. Okay na Joy, pero may konti akong kasalanan. Sabi ni Gina. Ano yun? Takot na tanong niya. Eh kasi medyo naikwento ko dito kay Jerome yung problema mo. Di kasi pwedeng hindi ko sabihin sa kanya kasi siya yung makakatulong sa atin. Pagpapaliwanag ni Gina. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon na nakabuo din ako? Pero nagawan ko ng paraan, si Jerome ang tumulong sa'kin. Meron siyang pinainom sa'kin na gamot at yun, kinabukasan lang bumalik na. Eh siya kasi yung may contact dun sa tao kaya sinabi ko sa kanya kung para saan gagamitin. Tinawagan niya na yung tao at mamaya dala na ni Jason yung gamot para sa'yo. Oh, okay lang yun Gina. Basta ang importante, hindi matuloy to. Medyo mahal nga lang ng konti yung gamot. Pero inabunuhan na muna ni Josh. Madami namang pera yun. Huwag kang mag-alala, babayaran ko din yun. Naku, maraming salamat Gina. At sa'yo din Jerome, maraming salamat. Sabi niya sa lalaking kasama ni Gina. Huwag ka nang mag-alala. Masaya ako dahil nakatulong ako. Pero dapat mag-ingat ka na sa susunod. Para hindi na yan mangyari ulit, okay? Hindi ko alam kung gugustuhin ko pa pagtapos nito. Huwag mong sabihin hindi na. Joy, anyway, yung mga problema mo, matatapos na rin yan. Kaya huwag ka na mag-alala. Laking tuwa nga niya kinabukasan nang bumalik na ang kanyang dalaw. Bagamat sobrang sakit sa puson ay tiniis niya. At ikinasiyan niya nang makita niyang lumabas ito. Mula noon ay pinilit na niyang umiwas kay Mark. Sa una ay dinahilan niyang dumating ang kanyang dalaw. Ngunit nang kinukulit pa rin siya nito ay naipagtapat nga niya ang tunay na mga pangyayari. Pinakita pa niya dito ang resulta ng test upang maniwala ito. Dahil doon ay pansamantala siyang nilubayan ito, ngunit hindi niya alam na kumukuha lang ito ng pagkakataon.
Madalas siyang tumambay sa apartment ni Gina at umuwi lang sa kanila kapag alam niyang may tao sa kanilang bahay. Tinuruan na rin siya nitong gumamit ng gamot at kahit sa una ay tumatanggi siya ay napilit din siya sa bandang huli. Dahil na rin sa pananakot nito na baka madisgrasya siyang muli. 2 linggo mula nang lumipas ang pinagdaan ng bangungot ay muntik na siyang malagay sa alanganin. Pag uwi niya isang gabi ay naabutan niyang nagiinuman ang kanyang ama at ang uncle niya sa may gate ng compound. Agad siyang binilinan ng kanyang ama tungkol sa pagbabantay ng bahay sa darating na Sabado at Linggo. Dahil uuwi sila sa probinsya, nakita niyang nakangisi sa kanya si Mark at agad niyang nasakyan ang nasa utak nito. Mabuti na lang at noong umaga ay nakapagpaalam na siya sa kanyang ina na sasama kay Gina sa outing nito sa Subic at pinaalala niya ito sa ama. Oh, paano yan kuya? Ikaw na lang magbabantay dito sa Sabado. Lahat pala kami alis. Sabi ng ama niya sa kapatid nito. Gusto niyang matawa nang makitang sumimangot si Mark at dali-dali siyang tumalikod at nagtungo na sa bahay nila. Biyernes ng hapon pa lang ay umalis na sila Gina. Nakahinga siya ng maluwag nang nakasakay na sila sa inupahang van. Dahil kahit papano ay natakasan na naman niya si Mark. 4 silang kababaihan na magkakasama sa van. Mga kaibigan ni Gina ang 2 na parehong nagtatrabaho sa Japan at kasalukuyang nagbabakasyon. Pinakilala siya ni Gina kina Ami at Teresa. Masaya ang kanilang kwentuhan habang nasa biyahe. Ngunit medyo kinabahan siya nang mauwi ang usapan nila tungkol sa mga iba pa nilang makakasama doon. Buong akala niya ay sila lang 4 ang magkakasama. Ngunit usapan pala nila na naghihintay na sa kanila sa resort ang syota ni Gina na si Jerome at ang kaibigan nitong si Jason. At 2 pang mga kaibigan nito na si Ivan at Jed na kapwa maitim din. Pagdating nila doon ay nakahanda na ang 2 cottage na inuupahan ni Jerome para sa kanila. Kasama niya si Gina sa isa at ang 2 kaibigan nito ay doon sa katabing cottage. Dali-daling nagsipagsuot ng mga panligo ang 2 kasama nilang babae upang samantalahin ang natitira pang liwanag bago sumapit ang gabi. Habang tinulungan naman niya si Gina sa pag-aayos ng kanilang kakainin, napalingon siya sa kinaroroonan ng 2 nilang kasama. At kita niyang masayang nakikipagarutan ang mga ito sa mga kalalakihan. Madilim na nang umahon sa tubig ang mga kasama nila, sabay tuloy sa kinaroroonan nila upang kumain. Tumabi sa kanya si Jason, alam niyang gustong pumorma nito sa kanya. Mula pa noong tinulungan siya ng mga ito. Tuwing tumatambay siya kina Gina at naroon ito, parang natural na kapares na niya ito. Hindi naman siya makatanggi dahil masayahin at maginoon naman ito. Lalo na nang malaman niyang ito ang nagbayad para sa mga ininom niyang mga gamot. Ngayon pa man, hindi pa rin lubusang palagay ang kanyang loob. Marahil dahil medyo nakakatakot ang laki at ang kaitiman nito, pati na ng kaibigan nitong si Jerome. At dahil nakasanayan na niyang asikasuhin si Jason, siya na ang naganda ng plato nito at pinuno ng makakain. Pati na ng beer na parang tubig kung inumin nito at ng mga kaibigan nito. Nakikipagsabayan naman ang mga kaibigan ni Gina na pawang nasanay dahil sa kanilang trabaho. Masaya silang lahat sa kwentuhan at kainan. At nang matapos ay sinabihan ng mga kasama nilang babae na magbihis na rin sila at magsuot ng kanilang mga panligo. Ay nako, itong si Joy na lang. Meron ako ngayon no, baka magkalat pa ako sa tubig. Sige na Joy, magbihis ka na doon para masamahan mo sila. Ako na ang bahala dito. Sagot ni Gina. Sumunod naman siya pero nahihiya siyang lumabas sa cottage nila. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya makasabay sa kaseksihan ng mga kasama nila. Nakatungo siya kaya't hindi niya nakitang sa kanya nakatuon ang mga mata ng 4 na kalalakihan. At pabirong siniko ni Jerome si Jason na todo bigay naman ang ngiti. Agad siyang inabutan ng beer at pinaupo siya sa tabi nito. Doon pa lang niya napansin ang pagtitig sa kanya ng mga kasama nila at medyo naiilang siya. Maya-maya pa ay nag-aya ang mga babae na mag-swimming uli pero sa may pool na lang dahil nga madilim na. Binitbit ng mga lalaki ang mga nagkalatang beer
habang nauna na sina Joy at ang mga kaibigan ni Gina. Parang bata sila na nagaharutan sa tubig habang umiinom sa gilid sina Jason at mga kaibigan nito. Nagtawanan sila ng sabay-sabay na lumusong ang tatlong lalaki at kanya-kanyang kuha sa kanila at pinaupo sa kani-kanilang mga balikat. Si Amy ay sumampa kay Jerome habang si Teresa naman ay kalong ni Ivan. Sa balikat ni Jason siya nakaupo, todo kapit sa ulo nito. Hawak siya nito habang parang nagsasabong silang mga babae, pilit tinutumba ang mga kasama. Dahil medyo lasing na ang dalawang babae, ay laging bumabagsak ang mga ito sa tubig, saka muling isasampa ng kapareha nila sa balikat nito. At umpisa na naman susuong sa laban. Siya lang ang hindi pa naitutumba ng dalawa, at dahil dito ay nagmungkahi ang kaibigan ni Jason na para may incentive, magtatanggal ng isang piraso ng kasuotan ang malalaglag. At dahil dalawang piraso lang naman ang suot nila, dalawang hulog lang ay siguradong wala na. Game agad ang dalawa niyang kasama kaya't napa-oo na lang siya. Jason, huwag mo kong hayaang mahulog. Takot na bulong niya sa lalaki. Huwag kang mag-alala, babe. Ako ang bahala sa'yo. Sagot nito sa kanya. Pero iba ang nasa isip nito kaya't nagkindata na lang sila ng mga kalalakihan. Una nilang nilaglag ang dalawang babae na walang pakundangan sa pagtanggal ng kagamitan. At dahil nga talo na sila ay pinagtulungan nila si Joy. At sa wakas ay nahulog siya mula sa balikat ni Jason. Nahihiya niyang inalis at muling pinasampa ang lalaki sa balikat nito. At dahil sa mas abala siya sa pagtakip ay mabilis siyang naihulog ng dalawa. Akala niya ay tapos na ang laro dahil wala nang natira. Ngunit muli siyang pinasampa at nagumpisang muli. Nanlambot siya dahil dito kaya't hindi na siya nakatutol pa nang ibinaba siya nito. Kinarga at inahon sa pool saka dinala sa kanyang kwarto. Samantala, ay, ang init naman. Reklamo ni Marie pagpasok sa kanyang kwarto. Huwag ka maingay, baka magising ang bata. Suway ni Joy. Ay, sorry. Bulong niya habang kinukuha ang tuwalya mula sa kanyang aparador. Sandali lang, magsha-shower muna ako. Tapos samahan kita dyan. Sige, bilisan mo ha. Oo, shower lang naman. Sabi niya sabay tungo sa banyo. Pagkasara ng pinto ay agad siyang nagtungo sa ilalim ng shower at binasa ang kanyang katawan ng tubig. Masarap ang pakiramdam ng pagdaloy ng malamig na tubig. Nakakapanindig ng kanyang balahibo. Naisip niya tuloy ang mga kaganapan sa bagong apartment na tinutuluyan nila ng kanyang ina at ng bagong asawa nitong si Philip. Sa umpisa ay masama ang loob niya kay Philip at Jessa kahit nagpakasal na ang mga ito at meron ng tinutuluyang apartment. Akala niya ay agad silang magsasama doon, ngunit pinakiusap ni Jessa na kung pwede ay makapag-solo muna silang mag-asawa kahit man lang isang buwan. Umayag naman si Philip, ngunit pinayagan din ito na bumisita siya sa apartment kapag Sabado. Ang totoo ay nagdadahilan lang ang kanyang ina dahil nga ayaw nitong makita niya ang madalas na naglalambingan nilang mag-asawa tulad ng kagustuhan ni Philip. Kay Philip naman ay naiinis din siya dahil nga sa loob ng unang buwan na iyon ay hindi man niya nakakasama ito. At parang nangiinggit pa na pinapakita sa kanya kung paano nito tratuhin ang kanyang ina. Sa unang Sabado na pagpunta niya doon ay saka lamang nakapagsuot ng maayos ang kanyang ina. Ayaw pa nga sanang pumayag ni Philip at tanging ang pangako lamang ni Jessa na pagbibigyan ang ibang kahilingan nito ang nakapagpabago ng isip ng lalaki. Nang pinuntahan siya ng ina sa kanyang kwarto, matapos ang isang oras ay bakas pa din sa mukha niya ang pagkainis. Akala naman ni Jessa na kaya't ganon ang itsura ng anak ay dahil nandidiri ito nang dumating ito kanina. Pasensya ka na kay Philip anak. Di lang kasi makapagpigil kanina. Akala kasi namin mamayang tanghali ka pa dadating. Hello Marie. Bati ni Philip mula sa may pintuan. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakatayo doon ang lalaki. Philip, please mag-ayos ka nga. Pakiusap ni Jessa sa asawa. Okay mo Jessa, pinag-usapan na natin di ba?
Dapat masanay na si Marie sa ganitong itsura natin kapag nasa bahay na tayo. Susuotin ko kung ano ang gusto ko sa bahay ko. At ngayon ay gusto ko ang ganito. Sabihin mo sa akin, Marie, nairita ka ba sa itsura ko? Hindi siya makatingin sa lalaki, pero malakas ang kabog sa dibdib niya. Ano? Hindi naman, okay lang naman sa akin. Mabuti naman. Oh, okay ka na ha? Palagi kong sinasabi sa nanay mo na dapat masanay ka na kung ano ang gawain namin. Kung gusto mong tumira sa amin, okay? Oo. Mabuti. So, Jessa, anong tanghalian natin? Anong gutom na ako? Dali-daling lumabas si Jessa upang ihanda ang kanilang pananghalian. Saka lamang itinaas ni Marie ang muka upang tumingin kay Philip. Agad siyang lumapit dito at tumakap. Philip, pakiusap, pasayahin mo ako. Hindi pa ngayon, Marie. Tinatantya ko pa ang nanay mo. Gagawin ko rin yan sa tamang oras. Pero gusto ko na. Sabi mo kapag andito na ako. Relax. Pinaplano ko pa lang. Kahit nandito ang nanay mo, pangako pero sa susunod na buwan, gagawin na natin yun. Araw-araw pa kung gusto mo. Ngayon, tara na. Samahan na natin ang nanay mo. Wala ngang nagawa ang mga pakiusap niya. Kumain sila sa may kusina at nang matapos ay nagkulong na siyang muli sa kwarto. Naiiyak siya dahil naririnig niya ang kanyang ina mula sa labas. Pagkuway, tumahimik din at naidlip siya. Bumangon na lang siya muli upang mag-shower. Pagdating niya sa banyo ay nakabukas ang pintuan nito at nakita niyang nakasandal ang kanyang ina sa pader. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina nang makita siyang nakatayo sa may pintuan. At tinapik nito si Philip upang ipabatid na may tao doon at nilingon siya. Oops! Nagamit ka ba ng shower, Marie? Pwede kang sumabay. Mamaya na lang. Nagbibiro lang ako. Pas na kami. Nagkatawa na lang kami. Sa'yo na ang shower, Marie. Tara na, Jessa. Sabi ng lalaki, sabay tapik sa kanyang ina habang palabas sila ng banyo. Matagal siyang nagbabad sa shower upang maalis ang nadarama niya sa mga sandaling yon. At nang akala niyang napawi na ng malamig na tubig, ay lumabas siya ng banyo. Tutuloy na sana siya sa kanyang kwarto nang marinig niya ang kanyang ina kaya't napapunta siya sa may kusina. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang dalawa saka tumakbo papunta sa kanyang kwarto dahil sa sama ng loob. Makaraan ng ilang minuto ay pumasok sa kanyang silid ang ina at tinabihan siya. Malungkot ito dahil nakitang namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak. Pasensya ka na, Marie. Iba lang kasi ang kinasanayan ni Philip. Alam ko naman mabibigla ka sa mga makikita mo. Kaya sabi ko na huwag ka na munang tumira dito at hindi ka pa handa sa ganitong mga bagay. Napailing na lang siya. Ang akala ng kanyang ina ay umiiyak siya dahil sa pinapakita ni Philip. Hindi nito alam na ang kanyang mga luha ay dahil sa matinding inggit sa ina na tinatamasa. Naintindihan ko naman kung ayaw mo munang dumalaw dito. Susubukan ko munang kausapin si Philip para hindi ka naman masyadong mailang sa kanya. Nahihiya na nga ako sa'yo kasi kung ano-ano ang nakikita mo dito. Hindi mo pa dapat nakikita ang mga ganong bagay. Oo, okay lang po. Nalaga na naman po ako. Siguro po medyo naninibago lang ako. Gusto ko na talagang makasama kayo. Sagot niya sa takot na baka nga magbawala na siyang pumunta pa muli doon. Sigurado ka ba, Marie? Kanina pa kita pinagmamasdan at parang natutulala ka. Isipin mo mabuti, iha. Kakayanin ko po. Basta payagan niyo lang akong tumira dito kasama kayo. Ikaw ang bahala. Ganon na nga ang naging takbo ng mga pangyayari sa mga sumunod na linggo. Sa kanyang pagbalik, lalo niyang ikinagulat ang kalagayan ng kanyang ina at lalong naging sunod-sunuran ito sa lahat ng gustuhin ni Philip. Habang nanonood sila ng TV ay magkatabi ang mag-asawa sa sopa. Habang siya naman ay nasa katabing upuan at hindi malaman kung manonood sa TV o sa mga kasama niya. Sa inis ay tumayo siya at padabog na nagtungo sa kanyang kwarto at doon nagkulong. 2 linggo pa ang nagdaan na ganito din ang sitwasyon sa apartment. Si Jessa naman ay naging sunod-sunuran na ng gusto sa asawa. Sa takot na ituloy nito ang banta kapag muli niyang sinalungat ang mga kagustuhan nito. Kaya't hindi na rin ito tumututol nang sabihan siya ni Philip na abisuhan na si Marie na maaari na itong lumipat sa kanilang tinutuluyan.
na ikinatuwa naman ng dalagitan ang tawagan siya ng ina. Si Joan naman natigil lang ang araw-araw na pagsama sa kanya ng ama nang bumalik mula sa bakasyon ang kasambahay nilang si Melanie. Ngayon lang niya nakita ang katulong na ito dahil kinuha ito matapos niyang mag-asawa at tumira sa kanyang mga biyanan. Ate ang tawag sa kanya nito dahil mas matanda siya ng 4 na taon dito. Sa umpisa ay nagpapasalamat siya sa pagdating nito dahil agad siyang tinantanan ng lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay nadiskubre niya ang dahilan kung bakit siya tinigilan. Isang gabi ay sumakit ang balakang niya at hindi makatulog. Bumangon siya mula sa kama at lumabas ng kwarto upang magtungo sa kusina at uminom ng tubig. Bubuksan na sana niya ang pintuan ng ref nang makarinig siya ng mga boses mula sa kwarto ni Melanie sa may gilid ng kusina. Lumapit siya at nagmasid. Narinig niya ang paghikbi ni Melanie. Narinig niyang pakiusap ng babae. Ang dami mo pang angal. Ilang linggo nga lang ang tatagal mo dito. O baka gusto mo pang maudot pa ang paglaya ng tatay mo? Alam niyo naman pong ikakasal na ako paglaya ni tatay. Sabi niyo po tatantanan niyo na ako. Umalik lang po ako para makapagpaalam sa inyo ng mahusay. Kaya po nakikiusap po ako, lubayan niyo na po ako. Hanggat di pa nakakalaya ang ama mo, tutupad ka sa kusunduan natin. Melanie, sandali lang naman, makakalis ka na dito. Hindi na nagtagal doon si Joan. Nadali-daling bumalik sa kanyang silid. Naawa siya sa dalaga. Ngunit naisip niya na mabuti na rin yon para sa kanya para lubayan siya. Mula noon ay nagbulag-bulagan na lang siya sa mga nagaganap. Kunwari ay madalas siyang nasa kwarto upang magpahinga. Ang pagkaawa niya kay Melanie ay minsang napapalitan ng pagkaingit. Dumating ang araw na hindi na niya makayanan at nang minsang magpaalam siya sa ama na pupunta sa kanyang check-up ay hindi siya sa doktor nagtuloy. Samantala, natutunan ding tanggapin ni Joy ang panunuyo ni Jason. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang dahil nasa hustong gulang na ang dalaga. Maginoon naman ang trato sa kanya nito, tanging si Mark lang ang hindi sang-ayon sa mga pangyayari. Ang hindi alam ni Joy ay may 2 unos na nag-aabang sa kanya. Ang una ay dala ng kanyang pagnanais na makapasok sa trabaho upang makatulong sa kanyang mga magulang at upang magkaroon din ng sariling pinagkukunan ng pera. Ngunit dahil hindi siya natapos ay nahirapan siya hanggang sa minsan ay nakarating kay Mark ang kanyang paghahanap. Nakahanap ito ng pagkakataon at minsan nga ay sinadya nitong puntahan ang kumparing si Eddie upang kumbinsihin itong alukin ng trabaho ang dalaga sa kanilang tindahan. Tulad ng ginawa nito kay Joan, dahil sa nandoon din ang kanyang kumare, ay hindi niya maikwento ng gusto ang kanyang balak. Ngunit sa kindat ni Mark sa kumpare, na agad nasakyan ang nasa isipan. Kaya't sinabi nitong minsay papasyal siya sa compound upang alukin ng trabaho ang dalaga. Ang pangalawa ay ang plano ni Jason at mga kaibigan nito na makapag-banding sila. Matagal din bago nakumbinsi ni Jerome ang syota nitong si Gina na pumayag sa kanilang binabalak. Umayag na din ito dahil alam niyang gagawa at gagawa ng paraan ang mga ito. Kaya't inayos nila ang plano sa tapat ng pagbiyahe ni Gina sa Cebu para sa isang show nila. Ibinili nito kay Joy ang pag-aasikaso kay na Jerome at Jason habang wala siya at pumayag naman ang dalaga. Pagbalik ni Marie sa kanyang kwarto ay tulog pa rin ang binabantayang bata ni Joy. Saka din naman ang pagbalik ni Joan. Ay salamat, mahimbing pa din ang tulog. Sabi nito pagkakita sa anak. Naku ate Joan, ang cute-cute naman nito. Parang hindi mahirap alagaan. Sabi ni Joy. Ay naku, mahilig mamuyat yan no. Eh di dito ka muna para may kasama kang mag-aalaga. Naku, eh hindi na dito uuwi si Marie. Tapos ikaw naman may trabaho din. Wala na akong mga kasamang magbantay dito. Maiba ako, kamusta naman kayo? Sabi ni Joan, nagkatinginan ng tatlo, hinugunita ang mga pangyayaring nagdaan mula nang huli silang nagkita-kita. Si Joy agad tinapos ng dalaga ang mga gawaing iniwan sa kanya ng kanyang ina upang makalipat sa kapitbahay na tinutuluyan ni na Jerome at Gina.
Nakaalis na ang kaibigan at napangakuan niyang siya na ang maghahanda ng kakainin nito at pati na ni Jason na doon din muna tutuloy habang wala ang kaibigan. Palabas na siya ng bahay nang abutan siya doon ng kanyang tiya upang sabihing hinahanap siya ni Mark sa kabila. Ayaw sana niyang makaharap muli ang tiyuhin, ngunit hindi siya makatanggi sa asawa nito. Ilang araw siya nitong kinukulit na kakausapin ni Mang Eddie para sa isang trabaho at sinabihan nga siya na baka dumaan iyon anumang araw. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya napansin ang pagbarada ng kotse nito sa tapat ng kanilang gate. Kaya't sumama na lang siya at doon nga ay naroon ang Uncle Mark niya at ang kumpare nito. Natuwa na rin siya dahil totoo naman pala ang alok nitong trabaho at kahit arawan lang ay malaki naman ang inalok na sahod. Kaya't pumayag na rin siya at nangakong mag-uumpisa na sa darating na Lunes. Dali-dali siyang nagpaalam at sinabing may pupuntahan pa siya at hindi na siya pinigil pa ng mga ito. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya napansin si Joan na kakababa lamang mula sa isang jeep sa kanto at ngayon naglalakad papunta sa kanilang compound. Pagdating niya sa kabila ay medyo nagulat siya dahil nakikipag-inuman na si Jerome sa kaibigan nitong si Ivan. At sinabihan siyang padating na din si Jason. Pinaghanda siya ng mapupulutan ng dalawa at kalaunan ay pinasali na din siya sa inuman ng mga ito. Sa kalagitnaan ng inuman ay dumating nga si Jason at agad niya itong inasikaso. Tumungga ito mula sa inalok niyang bote ng beer, ngunit nang aabutan pa niya ng pangalawa ay sinabi nitong maliligo muna siya dahil sobrang pawis siya sa biyahe. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tumigil sa pag-inom. Dahil mabilis ang tama sa kanya ng Red Horse, hindi niya nakita ang pagkindat ni Jason sa dalawang nakangising kaibigan habang sila'y papaakyat. Oh, Ate Joan, napasyal ka! Bati ni Marie nang pumasok siya sa bahay nito. Malaki na ang tiyan mo ha! Hinimas niya ang kanyang tiyan at ngumiti. Oo nga, teka, paalis ka na ba? Tanong niya sa dalagita na abala sa paglalagay ng mga damit sa bag. Oo ate, doon muna ako tutuloy kina mama at sa bago niyang asawa. Para naman daw masanay na ako na may tatay. Ah, ganun ba? Eh sino natitira dito? Ewan ko nga kina mama, bahala na siya. Galing ka na ba sa kabila? Hindi pa, baka kasi wala si nanay. Mangangamusta lang naman ako. Alam ko nandyan si tita, buti pa puntahan mo na at baka umalis pa yun. Alam mo naman yun, masyadong gala. Ikaw talaga? Eh pwede munang maki-CR. Alam mo naman, palaihi ako, lalo na't lumalaki na ito. Sige po ate, pero mauna na ako sa'yo ha. Pakilak na lang paglabas mo. Oo sige, ako nang bahala dito. Sa totoo ay kinakabahan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit naisipan niyang pumunta dito. Dumungaw siya sa may bintana sandali at nakita niyang papalabas na sana si Marie sa gate nang tawagin ito ng kanyang binan na babae. Inaasahan sana niya na wala ito. Sa inis ay nagtungo siya sa banyo upang umihi. Kaya hindi niya nasaksihan ang pagsabay ng kanyang binang babae kay Marie papalabas ng gate. Kaya pala nito tinawag ang pamangkin ay dahil nakita niya itong papaalis at naisipang sumabay na lang para may kasama ito. Paglabas niya ng banyo ay naiinis pa din siya. Naisip na lang niya na dumaan na lang kahit sandali sa mga binan saka mamasyal sa mall pagkatapos. Idadahilan na lang niya na magpapa-check up pa sa doktor para hindi na siya magtagal doon. Makaraan ng ilang oras na ipa siya niyang umidlip muna. Nang magising siya, nagulat siya dahil napahaba ang kanyang pahinga, nagpalabas siya ng isang malalim na buntong hininga saka tuluyang lumabas ng bahay ni na Marie. Sinaguro muna niyang sarado ito saka mabigat ang mga paa na tumawid ng compound tungo sa kabilang bahay. Pagtapat niya sa pinto ay kumatok siya at kumabog ang dibdib niya nang pagbuksan siya ng pintuan ni Mark. Aba, naligaw ka. Tuloy-tuloy. Tamang-tama, andyan ang ninong mo. Nakangising bati nito sa kanya. Nakita niyang nakaupo sa sopa si Eddie. Agad siyang nagmano sa biyanan at saka lumapit sa ninong at nagmano din doon. Eh, napadaan lang po ako. Mangungumusta. Si mama po. Aba,
Hindi ba nakasalubong? Alos kakaalis lang. Kasabay ni Marie. Oh? Eh... Kamusta ka na, Joan? Eh, mabuti naman po. Kayo po. Buti po napasyal kayo. Ito, maayos naman. Nakausap ko kasi kanina si Joy. Nahirapan kasi ang ninang mo na walang katuwang doon. Kaya inalok ko na kunin yung dati mong pwesto. Ah, ganun po ba? Huwag kang mag-alala. Kapag nakapanganak ka na, bibigay ko ulit sa'yo yung dati mong pwesto. Kung gusto mo. Oh, eh... Oo nga naman, Joan. Gusto mo bang balikan yung dati mong pwesto doon? Sabi ng kanyang binan. Nagtawa na ng dalawa, iba ang pakahulugan ng sinabi. At nasakyan naman niya ito na mula siya sa hiya. Aba, mukhang gusto ngang balikan. Una ng kanyang ninong. Kanina pa siya pinagmamasdan ni Mark. Dali-dali niyang iniwas ang kanyang tingin. Ngunit huli na ng lalaki ang kanyang saloobin. Asya nga pala, Joan. May naiwan ka pa yatang gamit sa kwarto. Huwag mong kalimutang dalhin, ha. Sabi ng kanyang binan. Oh, ano po yun? Halika, medyo itinago ko sa loob kasi baka makita ng mama mo. Tumango ito sa direksyon ng kanyang dating kwarto at kahit atubili ay sumunod sa kanyang binan. Hinintay siyang makapasok sa loob sa kanito isinara ang pinto. Tumuloy ito sa aparador at may inabot na gamit sa bandang likuran. Namula siya nang makita niya ang laruan na hawak nito. Naalala mo ba ito? Tanong sa kanya. Samantala, walang tao nang dumating si Marie sa bagong bahay. Sumilip siya sa kusina, pati na sa kwarto ng nanay niya at ng asawa nito. Ngunit wala ang mga ito. Dumiretso na muna siya sa kanyang kwarto upang ayusin ang kanyang mga damit sa aparador. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay doon na siya tutuloy at makakasama na niya ang nanay niya. Lalo na si Philip na nangako sa kanya. Hindi niya alam kung papaano ang gagawin nito upang hindi sila mahuli ng kanyang nanay. Dahil alam niyang hindi ito papayag, matapos ayusin ang mga gamit ay nagpasa siyang maligo. Natuwa siya nang makitang puno ng tubig ang jacuzzi. Kaya't napasya niyang doon na muna magbabad sa mainit na tubig upang mawala ang sakit ng katawan niya. Nakaidlip siya kaya't hindi niya narinig ang pagdating ng dalawa mula sa grocery. Habang nag-aayos ng mga pinamili ang kanyang ina, ay sumilip si Philip sa kanyang kwarto. At nangiti ito nang makita ang bag niya na nakapatong sa kama. Alam nitong nasa banyo siya, kaya't agad nitong pinuntahan ang asawa at tinulungan sa gawain. Tapos ay sinabing magtungo sila sa banyo. Sabi nito na susunod na lang dahil may aayusin pa sa kanilang kwarto. Makalipas ng 10 minuto ay natapos na din ito ang mga ginagawa at nagtungo na sa banyo. Wala siyang kamuwang-muwang na nandun na ang anak at asawa, kaya't laking gulat niya sa kanyang pagpasok. Nakaupo siya sa loob ng jacuzzi na parang hindi alam kung papaano magtatakip. Habang si Philip naman ay nakaupo sa inidoro. Nakaramdam si Marie ng pagkahiya at pag-aalinlangan. Buong akala niya kasi ay magiging patago ang kanilang relasyon. Ngunit sa itsura nila ngayon, tila gusto ng lalaki na maging hayagan ang kanilang pagsasama. At alam niyang hindi iyon magugustuhan ng kanyang ina. So, excited ka na bang tumera dito sa amin, Marie? Opo. Dad, tawagin mo akong dad. Dapat masanay ka na, okay? Opo, Dad. Good. Ngayon, di ko alam kung sinabi sa'yo ng nanay mo ang mga rules dito na kailangan sundin. Napatingin siya sa kanyang ina na nakatingin naman sa asawa nito. Tila nakikiusap ang mga mata sa lalaki. Kung di mo napapansin, merong dress code dito. Abang nandito ka sa bahay, ang gusto ko ang masusunod. Dahil titira ka na ngayon dito, ay susunod ka rin. Magagawa mo ba yun? Namulat siya, hindi niya akalain ang ganitong sitwasyon. Payag siya sa relasyon nila ni Philip na palihim. Ngunit ang hayagang paglalantad sa harap ng kanyang ina ay hindi niya inakala. Nakatungo lang si Jessa, hindi makatingin sa kanya. Tila labag sa kalooban nito ang gustong mangyari ng asawa. Ngunit wala itong magawa, tumango na lang siya bilang tugon. Kinagabihan, pagkatapos kumain ang mga bisita nila at abala ang mga matatandang babae sa pagligpit ng mga pinagkainan, habang nagsisiinuman naman ang mga kalalakihan. Kasama ni Marie sa kwarto sina Joy at Joan
mula nang mag-umpisa sila sa paghahanda kaninang umaga, ay ngayon lang sila nakapagpahinga. Nag-aya si Joy na lumabas sila ng compound at mamasyal. Game si Marie at pati si Joanne ay nagpipilit na din na sumama. Nagulat siya kanina nang biglang dumating ang kanyang mga magulang at kapatid upang makisalo sa kasiyahan. Nalaman niya na inimbita pala ang mga ito ng kanyang binang babae. Nauna nang umuwi ang kanyang nanay at kapatid. At isinama na din ang mga anak niya dahil medyo maingay sa loob ng compound sa dami ng tao. Nagpaiwan ang kanyang ama na sa kasalukuyan ay nakikipag-inuman sa kanyang binang lalaki. Panay ang lingon niya sa kinaroroonan ng mga ama ng kanyang mga anak mula sa bintana ni Marie. Paalis na sila nang binilinan si Joy ng kanyang nanay na huwag masyadong lalayo dahil baka may ipag-utos pa sa kanila. Sinabi niyang dala naman niya ang kanyang cellphone at hindi naman sila magtatagal. Hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila si Gina na pabalik na sa tinutuluyang apartment at may dalang bote ng tequila at vodka. "Oh Gina, akala ko ba nasa club ka?" tanong ni Joy. "Pupunta na nga ako. Tinopak pa yung mga negro at pinabili pa ako nito." Sagot nito sabay pakita ang dalawang bote ng alak. "Akin na, ako na ang magdadala dun." Alok ni Joy. "Naku, maaabala pa kayo." "Hindi, okay ba kung dun muna kami? Naghahanap din kami ng matatambayan eh." "Oo naman. O sige, ikaw nang bahala dun sa dalawa. Late na naman ako nito." Inabot ni Gina ang pinamili sabay balik sa kanto upang mag-abang ng taxi papunta sa club sa pinapasukan. "Uy Joy, akala ko ba mamamasyal tayo?" tanong ni Marie nang makalayo na si Gina. "Doon na lang tayo sa apartment, nakakatamad maglakad eh. Nakasayang naman ito no. O ano, game ba kayo?" "Ako okay lang. Ikaw, Ate Joanne?" sabi ni Marie. Hindi malaman ni Joanne ang isasagot. Kapag sumama siya sa dalawa ay makikita na naman niya ang mga negro. Pero kung babalik naman siya sa compound ay nandoon pa ang kanyang ama at binang lalaki. Dahil sa mas takot siya sa mga ito ay napilitan siyang sumama na lang sa dalawang dalaga. Pagdating sa apartment ay agad kumatok si Joy sa pintuan. Abot-abot ang ngiti ni na Jason at Jerome nang bumungad sa kanila ang tatlo. At agad silang pinapasok. Lalong natuwa ang dalawa nang ipaliwanag ni Joy ang kanilang sadya, kaya't agad na kumuha ng mga baso ang mga ito upang isali sila sa kanilang inuman. Kasalukuyang beer ang iniinom nila habang pinalalamig ang biniling vodka at tequila. At patago namang may kinausap sa cellphone si Jerome habang nagkukwentuhan sila. Sa kanilang tatlo ay si Joy ang palagay agad ang loob sa dalawa. Dahil may naging nakaraan din naman sila ni Jason, si Joanne naman ang pinakakabado dahil sa naging nakaraan niya kasama ang mga ito. Habang pinagbubuntis niya ang kanyang bunso, pinakikiramdaman naman ni Marie ang lahat dahil ngayon pa lang niya nakilala ang mga ito. Mabilis na ubos ang mga beer at nag-uumpisa ng itagay ang tequila nang may kumatok sa may pinto. Pagbukas ng pinto ay pumasok ang dalawa pang kaibigan ng mga negro. Si Ivan at Jed, lalong namula si Joanne dahil kasama si Ivan ni na Jason at Jerome nito noon. Natuwa naman si Joy dahil kakikilala din niya ang dalawa at alam niyang laging may dala ang mga ito. Kinindatan nito si Marie na parang sinasabing mag-e-enjoy sila ngayong gabi. Tanging si Joanne lang ang nagpakita ng pag-aalinlangan ngunit tinabihan siya ni Jerome at hindi siya nilubayan. Hindi rin nagtagal ang vodka at tequila, pero bago naubos ang mga iyon ay hilo na ang tatlo. At maloko na ang ngiti ng mga ito, kumindat si Jerome kay Jason. Pagod na pagod ang tatlo at doon na sana magpapalipas ng gabi kung hindi lang nag-text ang nanay ni Joy na hinahanap sila. Hindi na nila nakuhang magpaalam dahil humihilik na ang apat. Pagdating sa compound ay nagtuloy sila sa bahay ni Marie. At pagkahiga sa kama ay agad nakatulog ng mahimbing ang tatlo. Ayaw pa sanang pumasok ni Joy sa kanyang trabaho, ngunit alam niyang hahanapin siya ng kanyang amo. At kapag nasa bahay lang siya, ay tiyak na kukulitin na naman siya ng kanyang nanay.
kaya't iniwan niya ang dalawang kasama na masarap pa ang tulog upang umuwi sa kanilang bahay upang maligo at magbihis. Naabutan niyang nagpiprito ng itlog ang kanyang nanay sa kanilang kusina. Anong oras na kayo umuwi kagabi? Kung saan na naman kayo nagpunta? Nagpasyal lang po kami ni na Marie at Ate Joanne. Napasarap lang ang kwentuhan, kaya ho kami ginabi. Eh saan ka naman natulog? Doon na ho kami kina Marie natulog. Andun pa nga ho sila, iniwan ko na lang. Sige po, maliligo lang muna ako. O sige, bilisan mo at tanghali ka na. Siya nga pala, nagbigay na si Mang Eddie kagabi. Natigilan siya dito. Eh, tinanggap niyo po? Eh, magagawa pa ba ako? Ikaw ba, sigurado ka na dun? Hindi siya makasagot, sabay tuloy sa banyo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naalala niya ang mga nangyari noon na humantong na nga sa sitwasyon niya ngayon. Galit na galit siya noon kay Mark at Eddie nang tarantaduhin siya ng dalawa sa kabilang apartment. At dahil dito ay hindi agad siya napapayag ni Eddie nang alokin siya nito na magtrabaho sa kanyang tindahan kapalit ni Joanne. Dinaan pa nila sa kanyang nanay upang mapapayag siya. Akala niya ay hindi na mauulit ang ginawa sa kanya ni Eddie. Ngunit ilang araw pa lamang siya sa trabaho ay natulad na rin siya sa pinagdaanan ni Joanne noon. At kung minsan ay nakikisabay pa si Mark kapag dumadalaw ito. Tiniis na lang niya ang araw-araw dahil na din sa laki ng pabuyang binibigay sa kanya nito. Ngunit isang araw ay muntik nang gumuho ang kanyang mundo nang maabutan sila ng asawa nito. Nakatikim siya ng matinding sampal bago siya nakatakbo palabas ng kwarto. At sa takot ay nagkulong sa banyo. Naririnig niya ang pagtatalo ng mag-asawa. Halos isang oras bago may kumatok sa pinto. Takot niyang binuksan iyon at nakita niya si Eddie na inaabot sa kanya ang kanyang mga gamit. Sinabihan siyang magtungo sa sala at pabulong nitong sinabi sa kanya na sakyan na lang niya ang mga sasabihin nito mamaya. Nanginginig siyang lumabas sa banyo, nakayuko at hindi makatingin sa asawa ni Eddie. Pinaupo siya sa sopa at ilang minutong tumagal ang katahimikan bago nagsalita ang matandang babae. Joy, totoo ba ang sinasabi nitong si Eddie na pumayag ka sa kanya para makabuo ka? Tanong ng matandang babae. Po? Gulat niyang nasabi, sabay lingon sa lalaki na pasimpleng tumango. Opo. Sigurado ka? Alam na ba yan sa inyo? Paano kung magbunga? Ano sasabihin mo sa inyo? Hindi siya makasagot. Alam niyang hindi papayag ang kanyang nanay. Ngunit hindi niya alam kung papaano ito malulusutan. Eh di kausapin na natin. Buti nga pumayag itong si Joy sa inalok ko. Tsaka di ba matagal na natin pinag-usapan ang ganitong paraan natin gustong magkaanak? Eh bakit ka kasi nagmamadali? Ni hindi mo sinabi sa akin na kinausap mo na pala ito. Inumpisahan mo na agad. Bakit? Pumayag na ba ako? Darling naman, sabik na rin kasi ako magkaanak eh. Sira ulo, sabihin mo, makatika lang talaga. Bueno Joy, kung desidido ka na rin lang, gusto kong makausap ang nanay mo. Dapat maayos ang usapan at may papeles. Ayoko na nga habol-habol ka at manggugulo pagdating ng araw. Papuntahin mo ang nanay mo dito bukas nang makausap namin. Patay na naisip niya. Ngunit wala na siyang maisip na ibang paraan upang malusutan ang pinasok niyang gulo. Natid siya ni Eddie pabalik sa bahay niya at doon nga na ikwento nito na upang hindi mag-iskandalo ang kanyang asawa ay sinabi na lang nito na pumayag siya. Kapalit ng malaking halaga at aamponin nilang mag-asawa ang bata. Dati na nilang pinag-uusapang mag-asawa ang bagay na ito. Yun nga lang, ang usapan nila ay ipakikilala muna niya sa asawa ang babaeng kukunin nila. Mang Eddie, siguradong hindi ho papayag ang nanay ko. Lalo lang ako mapapahamak nito. Bahala na bukas. Hindi siya pumayag. At least lusot na tayo, di ba? Kinabukasan nga ay nagtatakang sumama ang kanyang nanay kina Mang Eddie at lalo nitong ikinagulat ang pakay nila doon. Sa umpisa ay tumanggi ito. Ngunit nang marinig nito kung magkano ang inaalok ng mag-asawa sa kanilang pagsang-ayon ay medyo natigilan ito. Pinasa niya kay Joy ang desisyon na ikinadismaya naman ng dalaga. Mas mabuti pa sana kung umayaw na agad ang kanyang ina
para tapos na ang lahat. Ngunit ngayon ay mapipilitan pa siya kapag pumayag ito. Humingi ng panahon ang kanyang ina upang mapag-usapan nila ang alok nito. Pumayag naman ang mag-asawa. Tutal ay nakatakda din silang magbakasyon sa Amerika. Napagkasunduan nila na sa kanilang pagbalik ay nakapag-desisyon na sila. Nakabalik na nga ang dalawa mula sa kanilang bakasyon at nag-umpisa na naman muli siyang pumasok sa tindahan nito. Ngunit naging mahigpit ang asawa ni Eddie kaya't bibihira siyang madiskartehan nito. Iyon siguro ang sadya ni Eddie at ng asawa nito nang dumalo sa salo-salo nila kahapon. Pumayag na rin ang kanyang ina at tinanggap na ang paunang bayad. Kinakabahan siya pagdating niya sa tindahan, agad siyang pinatawag ng mag-asawa sa bahay nito. Oh Joy, sinabi ba sa'yo ng nanay mo na nagkasundo na kami? Tanong sa kanya ng babae, tumango lang siya bilang tugon. Para maliwanag, magsusulo kayo hanggang makabuo ka. At dito ka titira sa amin hanggang sa ikaw ay manganak. Pagkatapos ay pipirma ka sa kasunduan na pinaampon mo ang magiging anak mo sa amin. At pwede ka nang umuwi sa inyo. Kapag nasa amin na ang bata ay hindi mo na pwedeng bawiin. At kung magbago ang iyong isip, kailangan bayaran mo lahat ng nagastos namin, Joy. Kasama ang interes, maliwanag ba? Opo. Mabuti naman. Sige, ipasok mo na ang mga gamit mo doon sa guest room. Doon ka na muna mananatili habang nandito ka sa amin. Tumayo ito at kinuha ang bag mula sa upuan. O sige, maiwan ko na muna kayo at mamimili pa ako ng paninda. Nakangising sumunod si Eddie sa guest room pagkaalis ng asawa. Magtatanghali na nang magising si Joanne dahil na rin sa tunog ng kanyang cellphone. Tinanong ng kanyang ama kung anong oras siya uuwi doon. Dahil hinihintay na siya ng kanyang ina at mga anak bago ito umalis upang bisitahin ang kapatid niya sa probinsya. Dali-dali siyang nag-shower at nagbihis upang maabutan pa ang nanay at mga bata. Hindi na niya ginising si Marie na mahimbing pa din ang tulog. Gusto pa rin sana niyang magpahinga dahil masakit pa din ang kanyang katawan at nahihilo pa sa pawalang epekto ng mga nainom na alak. Ngunit kailangan na niyang magmadali. Natapos na siyang maligo nang maalala niya na wala siyang dalang damit kaya't wala siyang magawa kundi tumawid sa likuran papunta sa kabilang bahay upang kumuha ng kanyang gamit. Kinakabahan siya dahil alam niyang nakaalis na ang kanyang benang babae at hindi niya alam kung andon si Mark. Nakapasok siya sa kwarto nilang mag-asawa na walang nakasalubong na tao. Nagmamadali siyang nagtungo sa may cabinet upang kumuha ng isusuot. At eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang benan na todo ngiti. Mag-aayos lang po ako. Hinihintay na po ako ni na mama at ng mga bata. Ah, ganun ba? Tamang-tama. May pag-uusapan kami ni Balai. Hindi sabayin tayong pumunta doon sa inyo. Sige po. Mag-aayos na po ako. Huwag ka na magmadali. May oras pa naman. Tsaka nandyan naman yung jeep. Hindi tayo mahuli. Samantala, si Marie wala na ang mga kasama niya nang magising siya. Tinatamad pa siyang bumangon nang mapansin ang kanyang cellphone na umuugong sa may ulunan niya. Nagulat siya sa dami ng missed calls dahil naka-silent mode ito. Agad niyang sinagot ito nang makita kung sino ang tumatawag. Philip, pasensya na. Natutulog kasi ako kaya hindi ko narinig yung phone. Okay lang Marie. Gusto lang namin malaman ng nanay mo kung anong oras ka pupunta dito. Maliligo lang ako. Pagkatapos pupunta na ako dyan, okay? Okay. Maghihintay ako. O nga pala Marie. Ano yon? Ngayon na ang araw, babe. Pumayag na ang nanay mo. Nagmamadali siyang nagpunta sa banyo upang maligo. Tila ayaw mag-aksaya ng panahon upang makabalik na sa tinutuluyang townhouse ng kanyang ina at ng bagong asawa nito. Yung binanggit ni Philip na pagpayag ng kanyang ina ay ang tungkol sa matagal na nilang pinagtatalunang mag-asawa. At mukhang napapayag na rin ni Philip si Jessa sa kagustuhan nito. Makaraan ng isang oras ay dumating na si Marie sa townhouse. Pumasok siya sa loob at sumilip sa kusina ngunit walang tao doon. Wala ring tao sa kusina ng mag-asawa kaya nagtuloy siya sa kanyang kwarto. Aking gulat nang makitang nakahiga si Philip sa kanyang kama. Sa kabilang banda, si Joanne, nabutan naman nila ang kanyang nanay at mga anak
bago ito sunduin ng kanyang bayaw. Kaya't masaya na din si Joan kahit hindi siya agad nakaalis sa compound. Ninahilan nila ni Mark na idinaan muna sa terminal ng bus ang kanyang asawa bago sila nagtungo dito. Halos isang oras pa silang naghintay bago dumating ang sundo at nakaalis na ang mga ito. Pinakuha siya ng kanyang ama ng beer mula sa rep at matapos ihanda ang mga baso at yelo ay nagpaalam siya sa dalawang lalaki na magpapahinga lamang sa kwarto dahil pagod ito. Pagkatapos niya sa kwarto ay nagsimulang mag-inuman ang magbalae. O ano pare, tuloy na ba ang pustahan natin? Oo ba, sino mauuna? Ikaw na, tapos palitan na lang tayo. Basta ang usapan, laging sabay tayo. Okay, pero hindi pwede dito. Dapat may regular tayong lugar na pwedeng puntahan. O nang bahala doon, tamang tama at bakante yun madalas. Doon tayo susunod. Ayos! O wag na nating patagalin. Tatnatat na ako. Kahit pagod ay ayaw ng dalawin ng antok si Joan. Nakahiga siya at nakapikit, ngunit gising ang diwa at isip. Nagtataka siya kung bakit tila magkasundo ang kanyang ama at biyanan. Dahil dati ay halos nagbabatian lang ang mga ito at hindi gaanong nag-uusap. Naawa tuloy siya sa kanyang asawa dahil sa kanyang lihim. Bagamat alam niyang hindi mabubulgar ito, ay alam niyang nakakaawa ang kinalalagyan ni Lan na naipotan sa ulo. Bumukas ang kanyang pinto at nagulat siya nang pumasok ang dalawang lalaki. Ang akala niya ay magpapaalam lang ang mga ito para umalis. Kaya't kinabahan siya nang lapitan siya ng dalawa sa kanyang kinahihigaan at naupo ang mga ito sa magkabilang gilid. Napaupo din siya, nakasandal sa headboard ng kanyang tulugan. Bakit po? Eh Joan, gusto kong tulungan mo kami. Ano po yun? Ganito yun, Iya. May pustahan kasi kami ni Balai at ikaw ang makakasagot kung sino ang mananalo sa amin. Hindi ko po kayo maintindihan. Joan, ang pustahan namin ay kaninong panabong ang mas matapang at makamandag. Natatawang sabi ni Mark na mula siya hindi makaimik. Tayong tatlo lang nakakalam ng sekreto tungkol sa'yo at sa mga bata at napag-isip-isip namin na pwedeng masundan ang bunso mo. Kaya nagpustahan kami kung sino sa amin ang magtatagumpay sa pangatlo mo. Kawawa naman po ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, Joan. Bibigyan din namin ng pagkakataon ang asawa mo. Basta umpisa ngayon ay araw-araw na kaming sabay. Di pwedeng walang ang isa. Tapos kapag uuwi ang asawa mo dito, tuwing Sabado, siguraduhin mong siya din. Malay mo, siya ang swertin. Di ba bala eh? O sige, umpisaan mo na. Udyok ni Mark sa ama ni Joan. Lumipas ang tatlong buwan, biglang may kumatok sa pinto. Hoy Eddie, tantanan mo na nga yung si Joy at baka kung mapaano pa yung dinadala niyan. Pagbabawal ang asawa nito habang nakadungaw sa pintuan ng kwarto ni Joy. Tumayo ito. Narinig mo naman ang sabi ng doktor, di ba? Di naman daw bawal, kahit buntis na. Sinusulit ko lang yung binabayad ko, no? Ay nako, sabihin mo umiiral na naman yung kademonyohan mo. Hoy Joy, baka ingatan mo ang sarili mo ha? Huwag ka masyadong magpapagod. At baka kung mapano yan dinadala mo. Opo, nag-iingat naman po ako. Hindi na siya gaanong nahihiya ngayon kahit maabutan sila ng asawa nito. Nung umpisa ay nanginginig siya sa takot sa tuwing maririnig niya ang boses nito, lalo na't binili nito na huwag silang maglalak ng pinto. Lahat na halos ng kwarto sa bahay pati na ang bodega sa likod ay naging saksi at kahit na nalaman nilang buntis na siya ay hindi pa rin siya tinatantanan. Nang masiguro nilang nagdadalang tao na nga siya, ay muling nagpaabot ng bayad ang mag-asawa sa kanyang ina. Walang imik na tinanggap iyon. Bagaman alam niyang malungkot ito, ang iniisip na lang niya ay makapanganak na upang matapos na ang kasunduan nila sa mag-asawang ito. Hindi naman siya pinabayaan ng mga ito at panay pa nga ang bilis sa kanya ng mga bagong damit at kung ano-ano pa. Ang ayaw lang niya ay ang mahigpit na pagbabawal ng mga ito, lalo na ni Mang Eddie, na nakikipagkita pa ito sa kanyang mga kaibigan, lalo na sa mga kalalakihan. Naalala niya nung umuwi siya sa kanilang compound nung nakaraang linggo, hindi niya alam na susunduin pala siya ni Mang Eddie, kaya tumambay muna siya sa apartment ni na Jason. Halatang galit ito nang puntahan siya nito at tawagin upang bumalik na sa kanila.
Panay ang pagtanggi niya habang papauwi sila na nakikipag-banding siyang muli sa mga iyon. At sinabing nakikipagkwentuhan lang siya kina Gina at sa mga lalaki kanina. Hindi na lang siya umimik habang nagsasalita ang matanda. Naisip niyang mabuti na lang at hindi siya agad sinundan nito dahil kung napaaga ang punta nito ay siguradong nagwala na ito ng husto. Mula nga noon ay hindi na siya pinalalabas ng bahay na hindi kasama ang matanda. Si Jessa at Marie naman, Ma, pakitingan mo nga yung niluluto ko. Maliligo lang ako sandali. Bili ni Marie habang pumapasok sa banyo. Bilisan mo at paalis na din ako. Pahabol ng kanyang nanay. Alam niyang padating na si Philip kaya't nagmamadali siyang maligo upang salubungin ito. Sa mga pagkakataong silang dalawa lang, ay madalas sabihin nito na gusto niyang sana magkaanak sa nanay niya, ngunit tila hindi na ito matutupad. Kaya't siya na mismo ang nag-alok upang mabigyan sila ng anak. At ngayon ngang nasiguro na nilang may bunga na, wala nang nagawa si Jessa kundi mapaiyak nang makumpirmang nagdadalang tao na ang kanyang bunsong anak. Hindi na siya nagtaka na ito ang kahihinatnan ng lahat. Dito na niya natanto na hindi na niya mapipigilan ang mga nagaganap pa. Lalo na't kitang-kita niya sa mukha ni Marie ang kasiyahan. Ang hindi niya inaasahan ay ang agarang pagdadalang tao ni Marie. Hindi niya napaghandaan ang posibilidad na ito. Ngunit sinabi na rin naman sa kanya ni Philip na nais nitong madisgrasya si Marie upang magkaanak na din siya. Isang bagay na hindi niya maibibigay sa lalaki. Imabas si Marie sa banyo ilang saglit pa at tumunog ang kanilang doorbell. Ma, andito na si Philip! Narinig niyang sabi ni Marie at natigil ang pagmumuni-muni ni Jessa. Sinalubong ng dalagita ang lalaki nang pigilan siya ni Philip. Sandali lang, naalis pa ako. Dadalhin ko pa ang nanay mo sa club, hindi ba? Natatawang sabi nito, napailing na lang si Jessa, pabirong sumimangot ang dalagita. Saka bumalik sa kusina upang ipagpatuloy ang niluluto nito, sinundan niya ito doon. Oh Marie, ako na dyan at magpahinga ka na. Di ka na ba nahihilo? Konti na lang po ma, tsaka natulog naman ako kanina. Ay nako, o sige mauna na ako. Ewan ko ba kung bakit mapilit tong si Gina na isama ako dun sa show nila? Eh alam naman nilang tapos na ako sa mga ganun. Eh paano ikaw? Ikaw yata ang star nila ma. Natatawang sabi ni Marie, kinuha ni Jessa ang kanyang travel bag at masaya dahil ihahatid pa siya ni Philip kung saan magkikita ang mga makakasama niya sa pupuntahan nilang show sa Baguio. Akala nga niya ay hindi siya papayagan nito na sumama dahil ayaw nga nitong pumupunta pa siya. Naging mapilit lang ang dating manager kaya't sinubukan niyang magpaalam. At laking gulat niya nang pumayag ito. Naisip niya dahil marahil andyan si Marie kaya't pinahintulutan siya nito na umalis ng ilang araw. Nainip si Marie dahil mahigit isang oras na at wala pa si Philip. Tinext niya ito at sinabing pauwi na traffic lang ng konti. Kaya't nang tumunog muli ang doorbell ay nagmamadali niyang binuksan ito. At dahil abala siya sa ginagawa ay hindi niya namalayan ang pagpasok ng mga kasama ni Philip sa pinto. Kaya pala natagalan ito sa pagbalik ay dahil dinaanan pa ang mga ito. Nagulat na lang siya nang maramdamang nasa tabi na niya ang mga ito. Napatingin siya dito at nakita niyang may apat pa palang kasama si Philip. Namukaan pa niya ang dalawa dahil ito yung madalas nilang kachat. Kinabahan siya sa umpisa ngunit nang makita niyang nakangiti si Philip ay ngumiti na rin siya sa mga kasama nito. Oma, huwag ka na masyadong papagod ha. Kaya muna muna kina mama yung mga bata para makapagpahinga ka dito. Pili ni Lan sa asawa. Dad, okay lang naman ako doon. Mamimiss ko lang ang mga bata. Papasyan na lang ni mama dito ang mga bata. Konting tiis na lang muna. Baka makasama sa iyo ang sobrang pagod. Pagbabantay doon. O sige na, alis na itong bus. Ingata mo ang sarili mo. At itawag mo agad sa akin ang resulta ng check-up mo sa doktor. Dad, kayo na muna ang bahala ha. Bilin niya sa ama na kasamang naghatid sa kanya sa terminal. Sige anak, kami na nanay mo ang bahala dito. Sagot ni Mark sa anak. Paluwas na naman sila papunta sa pinapasukan niyang construction at sa isang linggo na naman ito makakauwi.
Binilinan si Joan ng kanyang doktor na dapat makapagpahinga lang dahil lagi siyang nagre-reklamo na madaling mapagod at mababa ang dugo. Inakala nila na dahil ito sa kanyang paglilihi at sa pagbabantay ng dalawang bata. Kaya naipa siya ng mga magulang nila na doon muna ang mga bata sa kanyang mga kapatid habang siya naman ay sa compound muna mananatili. Doon siya sa bahay ni na Marie pinatuloy dahil halos hindi naman umuuwi doon ang mag-ina. At pumayag naman si Jessa na ipagamit ang bahay sa kanilang mag-asawa upang may magbantay na rin dito. Gusto sanang tumutol ni Joan, ngunit hindi na lang siya umimik. Alam niyang wala din namang mangyayari sa kanyang pagtutol. Sumakay sa jeep ang magbiyanan, tahimik habang bumabiyahe pa uwi sa compound. Baka sa mukha ni Mark ang pananabik habang malungkot na naman si Joan dahil alam na niya ang naghihintay sa kanya. Malapit na sa kanila ay tumigil muna si Mark upang bumili ng beer mula sa tindahan. Sumakay muli si Mark sa jeep at nagtuloy na sila sa compound. Ibinili niya sa babae na ilagay sa rep ang mga pinamiling inumin at magpahinga na muna. Dahil dadating ang kanyang ama mamayang hapon, napakagat na lang ng labi si Joan habang naglalakad papunta sa bahay ni na Marie. Inayos niya ang mga pinamili ng matanda, saka nagtuloy sa kwarto at nahiga sa kama. Sa kalaunan nga ay alam niyang nagbunga na naman at pilit ang saya niya nang ibinalita sa lahat na nagdadalang tao na naman siya. Pero kahit nakumpirma na ito ay hindi pa rin siya tinantanan ng dalawa. Dahilan upang makaramdam siya ng kapaguran kasabay pa ng pag-aalaga sa dalawang anak. Kaya't nang pinayuhan siya ng doktor na makapagpahinga ay agad inalok ni Mark ang paggamit niya ng bahay ni na Marie habang inaalagaan naman ng mga kapatid niya ang mga anak na sinang-ayunan naman ng kanyang mga magulang at biyanang babae. Nagising siya mula sa pagkakaidlip nang marinig niya ang mga boses ng kanyang ama at biyanan sa labas ng kwarto. Tumayo siya at tumungo sa kusina upang ipaghanda ang mga inumin ng mga ito. Kabuanan sa kanilang tatlo, si Marie lang ang excited na manganak. Bagamat hindi alam ng dalawa na buntis din siya, minabuti nilang mag-ina na ilihim ang lahat sa kanilang mga kakilala upang mabawasan ang mga usap-usapan tungkol sa dalagita. Gusto na niyang lumabas ang bata at makita ang resulta nila ni Philip. Ang usapan nila ay palalabasin si Jessa ang nagluwal ng bata. Kaya't ipapakilala nila ito bilang stepsister niya. Okay lang naman sa kanya yon. Si Joy naman ay gusto ng manganak para matapos na ang kanilang obligasyon sa mag-asawang Injek. Alam niyang kahit anong araw ay maaari na siyang magsilang. Mabuti na lang at walang nakitang komplikasyon ang doktor na tumingin sa kanya. Nangihinayang lang siya dahil hindi niya makikilala ng gusto ang iluluwal niyang sanggol na babae. Dahil iuuwi na ito agad ng mag-asawa, habang siya naman ay sa kanilang compound na tutuloy pagkalabas sa ospital. Hindi malaman ni Joan kung kailan matatapos ang kanyang kalbaryo. Ayaw pa din siyang tantanan ng mga ito kahit anumang araw ay maaari na siyang magsilang. Kaya't hindi nakapagtataka na sa kanilang tatlo, siya ang unang itinakbo sa ospital. Dahil pumutok ang kanyang panubigan habang kasama siya ng kanyang ama. Matapos siyang linisin ay tinawagan nito ang kanyang OB, saka siya dinala sa delivery room upang hintayin ang paglabas ng bata. Ginising si Joy ng pananakit ng tiyan. Akala niya ay dahil lang sa pagod, ngunit nang mag-umpisang tumindi ito, ay kinatok na niya ang kwarto ng mag-asawa. Nadali-dali na siyang itinakbo sa napili nilang ospital. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis si Philip nang biglang humilab ang kanyang tiyan. Kaya't agad na isugod si Marie sa ospital para manganak. Oras lang ang pagitan ng panganganak ng tatlo. Sinamahan ni Marie si Joy at Joan papasok sa tinutuluyan nitong bahay. Mahigit isang buwan na din siyang nakatira dito. Dito siya nagpunta mula nang palayasin siya ng kanyang ina at malugod naman siyang kinupkop ng may-ari nito. Hindi na niya ipinaalam sa kanila kung saan siya nagpunta. Nabalitaan din niya ang ginawang pagpapalayas kay Joy at Joan, kaya't sinikap niyang mahanap ang mga ito. At nang matuntun nga niya, ay ipinakiusap niya sa kanyang tinutuluyan
Umaari din na doon muna tumira ang dalawa. Hindi naman tumanggi ito kaya dali-dali niyang tinawagan ang mga ito at dinala. Malaki ang ipinayat ng dalawa lalo na si Joan. Muntik nang magkagulo sa ospital nang magwala ang asawa nito matapos masilayan ang kanyang ipinanganak na sanggol. Ganon na rin ang galit ng kanyang ina at ng biyanang babae. Habang walang imik, ngunit nangingit-ngit sa galit ang magbalaing lalaki. Natagalan naman bago nakalabas ng ospital si Joy. Dahil pagkakita ng mag-asawang incheck ang kanilang aamponin, ay biglang naglaho ang mga ito. Kinailangan pang mangutang ng kanyang ina upang makapagbayad sa mga nagastos sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Hindi malaman ni Jessa kung ano ang sasabihin nang makita ang iniluwal ni Marie. Ang alam lang niya ay hindi niya ito matatanggap kaya't makalabas sa ospital ay agad niyang pinalayas ito. Nang manganak ang tatlo, ang inaasahan nila ay mestisang incheck ang kay Joy, isang mestisang puti kay Marie, at isang batang babae maaaring kamukha ng mga kuya nito. Sa halip, tatlong mestisahing negra ang isinilang nilang tatlo. At ang posibleng mga ama nito ay wala na sa bansa dahil nga nang magsumbong si Eddie kay Mark tungkol sa patuloy na pakikipagmabutihan ni Joy sa mga ito at pati na rin ang madalas na pagbibiro ng mga ito tungkol kay Joan sa kanya ay pinakiusap niya sa kanyang balae na taga NBI na gumawa para upang mapaalis ang mga ito. Isang bisita mula sa mga alagad ni Ben ang kumukumbinsi kina Jerome, Jason, Ivan at Jed na delikado na sila at naisipang bumalik na sa kanilang bansa. Kaya't wala tuloy silang makuhang managot sa kinahantungan ng tatlo nang mabatid nila ang mga naganap na naging sanhi ng kanilang pagbubuntis. Dahil walang gastong kumupkop sa mga bata, ay naipa siyang iwanan ang mga ito sa isang bahay ampunan kasunod ng pagtatakwil sa kanilang tatlo. Nauna ngang maglaya si Marie, ngunit dumaan muna sa ilang linggong pangungutya at matinding pag-aalipusta sina Joy at Joan bago sila nag-al sa balutan at sumama na din kay Marie. Mag-subscribe sa Secret XPG.